bago ano man. Kaya dapat ikumpisal din nyo yan. Ikumpisal din nyo yan sa pare. Kailan ang huling kumpisal ninyo? Kalino? Ilan gani? Ano itong ano? Ano itong ano? Ano itong ano? Ano itong ano? Dali. Eh, tabang, hindi ito magsabak. Ano po sabak? Pisa doon? Tapos, bunyag mo March. March, bro. Kasigin pa rin trip ko yung sila doon sa Kalino. Ito yung ito, ito, Brad, na ano na kumpisa ko yung mga ito. Pero kini-announce mo? Gininance mo doon sa Blessed Sacrament, sa Adoration Chapel. Tanan po. Tanan niya. Ano ang balbo kayo? Ang balabi? Ang malalap na gininaw ko niyo. Ay, ginipati mo yung ambalin pa din. Uy, ang inom na galing. Ang inom po si Grilla, ang tantitok yun. Hindi. Pero why we lakam lang? Kaya may mga ulap po, malakas mo. Ang kunon ka mga bata nga bata apo-apo nyo pwede nyo yung makati yung mga sumpa na yan ever since why baka muna tao I already talk to your parents about that pero hindi ko pa masyado na alaman kayo wala pa ako nalit sa spiritual warfare pero yun nagdagdagan pagid pero dapat mamakit ko mo sa akon kita mo ang mga bata nga paros ka lang mga hindi ko mo pati sa mga sudyak-sudyak sa inyo na. Kita mo, may ano, hindi na pwede. Ano ko ang tawag pati sudyak sa inyo na may... Kaya makamaton mo, buli ay mo mo, nabatian mo ron, exorcist ni siya. Hindi na ordinary yung exorcist, ha? Okay. Huwag kita mapalaan mo sa amon nyo karan. Ang bata nyo, amon makaluluin sa orihi. Ay, mapinitid ko sa bata nyo. Maritalit ang mga kabataan nyo. Paano? Nagino, nakainom mo ko gina, kay itong gamay. Ayan, no. Dinwayat gamay, matamaton mo na kakuha. Sila, bisan mag-inom na, wala na sila ginom. Gusto nila kasi ang grasya kay ginuara sa ila para na kung sino ya pangadian nanda, mag-ayo. Tapos, wala na sila nagsigarilyo. Wala hindi kayo nagsigarilyo. Bro, hindi ba? Kasi, ang grasya, kung wala ang grasya ka Ginoo sa inyo, hindi ka mapagtawan ka grasya. Ang sanctifying grace ka Ginoo sa inyo, makuha kung may mga mortal na sala ka mo. So, may ginahimo ka mo, paano nyo na maano? Si Garelio, talagang makasira yan sa katawan. No? At tandaan natin na ang kaligtasan, pray, walang bayad yon. Ang pagsisimba, free, walang bayad yon. Pero, bili tayo ng sigarilyo, may bayad yon. Kahit na paggamit ng drugs, may bayad yon. Pagsusugal, involved ng pera, so, ibig sabihin magbayad. Pag iinom, may bayad pa rin. So, napansin nyo ba? May bayad. Pero hindi napansin ng karamihan, bakit kailangan magbayad tayo makapunta sa impyerno samantalang free, walang bayad ang kaligtasan. Yun. Kaya mag-ingat tayo dahil daming mga tao magbabayad talaga makapunta lang sa impyerno habang walang bayad ang langit at ang kaligtasan natin. Ganong ka ganong ka wise ang demonyo. Oh, meron talaga tayong spiritual na kalaban.
sa spiritual na digmaan, dalawa lang ang pwedeng mangyari natin, manalo o matalo. But God wants us to win. No? Gusto niya na manalo talaga tayo. Dahil pag matalo tayo, mahirap na. Na nasa apoy in all eternity. Kaya huwag yung kalimutan, kung maaari, magsimba, mangungumpisan, dahil isa lang na mortal na kasalanan, equivalent yan, one mortal sin, equivalent of demonic position. Kaya mas mabuti na pagsikapan natin na bang buhay pa tayo, na di tayo magkaroon ng mortal na kasalanan. At dahil bawat isa sana atin, due to the exclusion of the original sin, weak tayo dahil sa tinatawag na concupiscence. Ano yung concupiscence? Or attraction to commit sin. Ma-attract talaga tayo dahil meron tayong 7 capital sins. Ano yung 7 capital sins? Una, anger, pride, envy, lust, gluttony, sloth, and greed. Yon. Di yan basta-basta mawala sa atin. Kundi tayo palaging nalapit sa sakramento ng simbahan. Prayer at pagsimba. Actually, ang Diyos, di naman nangangailangan siya na simba, sambahin natin. Tayo ang nangangailangan na sasamba sa Diyos. Halimbawa, yung isda. Ang tubig, di yan ang nangangailangan ng isda. Mananatili siyang tubig kahit walang isda. Pero ang isda nangangailangan ng tubig. Tanggalin mo ang isda sa tubig, di yan mabubuhay. Tanggalin mo ang tao sa Diyos, buhay pa, patay na ang kaluluwa. Yan ang napakadelikado dahil di natin makita na may patay na pala na bahagi sa tao pag tayo'y nagkasala. Yun ay very deception talaga yun. Walang vigil na nangyari. Buhay pa, naglakad pa, pero zombie na pala. Bag, may mortal na kasalanan tayo. Kaya, napaka-importante na magkumpisal talaga. Pero hindi lang yung pumunta ka sa pare, magkumpisal ka, dahil pinagkumpisal ka, dapat pinagsisihan mo talaga yung kasalanan na yan at sisikapin talaga na hindi ko na yan gawin. Tapos ano yung sabi ni Father Kena, may nagkumpisal na may mortal sin? Oo, ano so, sabi ni Father na dapat pag-isipan pa niya yung mga mortal niya, mga kasalanan at pagandaan pa. Una, no, dahil kailangan talaga na bawat kasalanan sa atin, reparation to the damage. No. At alam niyo ba, na kahit na yung mga kasalanan natin na nag-ikumpisal sa pare, mortal na kasalanan. O bawat mortal na kasalanan, meron yung tinatawag na temporal punishment. Ano yung temporal punishment? Halimbawa, nagda-drive ka ng sakyanan. Habang nag-drive ka ng sakyanan, nabangga ka sa sakyanan ng kaibigan mo. O, so, nag-iba yung sakyanan niya. Dahil nabangga. Pinatawad ka niya. Bakit? Kaibigan kayo. So, napatawad ka. Pero, meron kang babayaran yung sira ng sakyanan. So, ibig sabihin, bawat kasalanan na nagawa natin, kahit pinatawad na yan sa pare, meron pa yung temporal punishment.
na dapat bayaran natin habang buhay pa tayo, at kung di natin yan mabayaran habang buhay pa tayo, bayaran natin yan sa kabilang buhay sa pamamagitan ng purgatorio. At ang purgatorio, hindi yan aircon. Ang purgatorio ay katulad yan sa impyerno. At di tayo mag-ambisyon na mapunta ng purgatorio. Bakit? Dahil iba ang panahon natin sa lupa. We are bound by time and space. Doon sa kabilang buhay, wala ng oras. Ayon sa mga mystic, sabi nila, ang 1 minute sa purgatorio is equivalent of 100 years sa mundo. E imagine yan, 1 minute in purgatory equivalent of 100 years na maliligo tayo sa apoy. No. Kaya, dapat habang buhay pa tayo, di tayo mangangarap na mapurgatorio. Dapat habang buhay pa tayo, dahil bawat isa sa atin merong iba't ibang ambisyon sa buhay, dapat meron tayong ambisyon din sa buhay. At ang mataas na ambisyon na meron tayo, dapat tayo'y magiging banal. Bakit? Dahil kung yon ang ambisyon natin sa buhay, ang pagiging banal, sigurado tayong ibigay yan sa Diyos. Dahil ang ambisyon na yan ay nagiging kaisa sa kanyang ambisyon para sa atin. 1 Peter chapter 1 verse 16, magpakabanal kayo dahil ang Diyos ay banal. So, kaya dapat talaga yon ang paghandaan natin. Napansin nyo ba yung mga santo? Yung ibang mga santo, sa kanilang altar, may inilagay doon na bungo ng tao. Oh, may bungo. Bungo. Ano po ba yung ibig sabihin? Bakit nilagyan nila yan? Dahil ang tao, madali tayong makalimot. Madali tayong makalimot na ang tao ay mamatay. Paano natin masiguro na bukas buhay pa tayo? Hindi tayo makasiguro niyan na buhay tayo. Kaya, kung di tayo prepare ngayon, paano natin magiging prepare bukas? Oh, we're just passing through. Dadaan lang tayo sa mundong ito. Kahit anong estado sa ating buhay, mahaba na ang 100 years natin sa mundong ito. Kaya dapat talaga mag-ambisyon tayo na makamit natin ang kabanalan at mapunta tayo sa langit. Kaya, ingat sa deception ng demonyo. Imagine, ang kaligtasan free, walang bayad. Kumpisal free, walang bayad. Pero, pag iinom ka, may bayad. Magsigarilyo ka, may bayad. Drugs, may bayad. Magbai, may bayad. Magsusugal, may bayad. Hindi napansin ng karamihan. Ang daming magbayad makapunta sa impyerno, samantalang free naman patungong langit. Yan nga ba, brother? Tinuturoan ko yan sila, pero parang walang nakikinig. Hindi nila panuwalaan yan. Sabi ko, nawa, one baby. Sintay pa ba nila na mamatay sila? Well, pray kayo, maniwala man o hindi. Yes. Pray kayo niyan. Remember, whether you like it or not, whether you believe it or not, we are in the field of spiritual war. We have immortal enemy who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. Maniwala man kayo, hindi. We have immortal enemy who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. And the outcome of this war is very dangerous, because it will determine to our eternal destiny.
Kaya, tandaan natin ang ancient tactic ng kalaban natin to make you believe that he does not exist. Gusto siyang maniwala ka na hindi siya totoo. Maniwala ka na hindi siya real. Bakit? Imagine, kung sundalo kayo, pagkatapos di kayo maniwala na may NPA, ano mangyari sa inyo? Patay. Oh, eh, madali kayong iampos. Kaya, real, real, ang demonyo. Sa aming office, halos araw-araw may nadalang mga pusis. Real talaga. At dami na magaling, parang walang problema. Pero nang mag-prayer na kami, bigla nang sumisigaw, nagwawala na. Bakit? Dami ngayon ang tinatawag ng walking possessed. Ano yung walking possessed? Di nila alam na sa kanilang katawan pala nananahana ang demonyo. Bakit nananahana ang demonyo sa katawan? Merong mga pinto ang nabuksan. At ano po yung mga pinto ang nabuksan? Kung bakit ang demonyo ay nananahan sa katawan, ano yung pintuan? Ang pintuan na yan ay tinatawag na stop. Ano yung stop? Is sin. Yun ang kasalanan. T, traumatic experiences. Yung galit. Oh, hatred. Yun, traumatic. No. O, ano yung O? Occultism. Oh, occultism. Ano yung occultism? Paglapit sa albularyo, anting-anting, oh, mga pampaswerte, superstitious beliefs, at ano pa? That's occultism. Mga pamanhiin ng aral ng simbahan. At P is the preternatural offering. Oh. So, yon ang mga pintuan na mabuksan sa buhay na pwedeng daanan ng demonyo. Kaya, mas... Isa pa, ay, yung kain, hindi, raguro sa sabo. Matang na dyan si Bukay lang magkita. Mas mabuti talaga na kung maaari monthly confession. Monthly confession. Practice ko yan, kaya kayo magpa-practice din. At huwag kalimutan magsimba paglinggo. Bakit? Isa lang na Sunday na hindi tayo magsimba. Isa lang. Patay na agad ang ating kaluluwa. Isa lang na Sunday na hindi tayo makapagsimba. Pag ang tao mamatay, kahit pagaano kadaming mga kabutihan ginawa mo, isa lang na Sunday hindi tayo magsimba. Pag mamatay tayo, impyerno talaga tayo. Isa lang ha, isa lang na Sunday na hindi tayo magsimba, pag mamatay tayo, talagang impyerno tayo. Kaya, kung meron mang isang Sunday na hindi tayo magsimba, dapat ikumpisan natin yan. Eh bakit ganun? Na isa lang na Sunday na hindi tayo, obligado kasi tayo. Imagine, imagine, ang hangin, di naman yan ang nangangailangan ang hangin natin, di ba? Oh. Hangin din yan ang nangailangan. Manatili yung hangin kahit wala tayo. Pero isang oras lang, huwag kang hihinga. Anong mangyari sa buhay mo? Patay. Patay. Ganon din. Ang Diyos, di naman nangangailangan ang Diyos. Sambahin siya. Tayo ang nangangailangan. Nasambahin natin ng Diyos. Isa lang na sandi na hindi tayo magsimba, patay na ang ating kaluluwa, buhay pa ang ating katawan. Isa lang. Bakit ganon? Halimbawa, meron kayo sa bulsa ninyo na 200 pesos. 200 pesos sa bulsa. Okay. May pira kayo sa bulsa ninyo, 200 pesos. Habang nandiyan kayo sa daan, 200 pesos na yung
pera niyo. Habang nandun kayo sa daan, lumapit ako sa inyo, nagmamakaawa, humingi ng tulong. Binigay ninyo sa akin ang 100. Magkaanong natira sa inyo? 100. Oh, 100 natira. At habang naghintay kayo ng sasakyan sa daan, yung 100 ninyo na nasa bulsa ninyo, napansin ninyo, dinukot. Dinukot ang 100. At ang nagdukot sa 100, ako na binigyan ninyo ng 100. Anong maramdaman ninyo? Binigyan mo na ako ng 100, dinukot ko pa yung nanatiling 100. Sa palagay ninyo, ano maramdaman ninyo? Ha? Oo. Oh. So, natural, magalit kayo. Binigyan na kayo ng, binigyan ninyo na akong 100. Dinukot pa yung nanatiling 100, di ba? Oh, natural, magalit. Yan talaga ang common. Ha? Ano po po ang kognayan ito? Ang Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng 7 araw. Sa 7 araw, humihingi siya sa atin ng 1 araw. Sa 1 araw, 1 oras lang. Dudukutin pa ba natin yung 1 oras lang na hiningi niya sa atin? Kaya, obligado tayo. Obligado talaga tayo na magsimba sa Linggo at sa mga holidays of obligation bilang Kristiyano. Ano sabi ni Father Darwin, may nangpisal sa kanya, may mortal sin. So paano, mapatawad niya ba? O sa obispo siya papupunta? So ano sabi ni Father Darwin? Hindi bala si Pope Francis? Oh, yung may di patawad sa pare na kasalanan. Ano yung mga kasalanan na di basta-basta mapatawad? Yung abortion, no? Yung pagpatay sa bata sa loob mismo ng sinapupunan. So obispo lang 'yan. Pero sa pagkakataong ito, ang mga obispo na bigay din ng authority sa mga pare para mapatawad 'yan. At batay sa aming pag-aaral sa canon law, sa seminaryo, may kasalanan na di mabigyan absolusyon ng pare. Di mabigyan ng absolusyon ayon ng canon law provision namin. Di yan mabigyan ng absolusyon ng obispo. Kundi Santo Papa lang ang pwedeng magbigay ng absolusyon. Ano yon? Kung nanakawin mo yung consecrated host at mangungumpisal ka. Ayon sa aming canon lawyer na professor, pag may mangungumpisal na ninakaw niya ang consecrated host, sabi ng aming professor, kung alam ng di na kalimutan ng pare ang kanyang canon law subject, dapat umano di niya bigyan ng absolusyon. Ang kaso ay dalhin niya sa Apostolic Nuncio at ang Apostolic Nuncio ang magdala sa Santo Papa at maghintay kung ano ang sagot ng Santo Papa. Ganun talaga. Kabigat. No? Pag, yes? Paano bro, kung wala siya kabalo sa ginhimo niya ng sala gali? Well, kung hindi niya alam. Kung di niya alam na mali ang iya ginhimo. Oh, mali ginawa. Mali yung ginawa niya. Una, lesser ang kanyang offense dahil di naman talaga niya alam. Pero kung ang layunin niya alam niya, ninakaw niya, nakaw. Mabigat yan. Mabigat yan. Kung ang intensyon na ninakaw niya, mabigat yan. So kailangan niya kumpisal niya. Pero kung ang pare, sabi ng aming canon lawyer, di niya kalimutan ng canon law, yun talaga ang procedure. Any question? So sis, may pamangkot ka? Ilong buhay tagulugon ko? May pamangkot? Okay man ang nakatching din. At han? May questions ka mo, hindi ka mo gayaw ya?
Pwede ka mo kapangutan. Ah, tandaan ninyo ah. Halimbawa, merong kasalanan na nangyari. Ano yung kasalanan na nangyari? Sex outside marriage. Halimbawa, ako ay dalaga pa o binata pa, walang akong asawa, ngunit may kasintahan ako at may nangyari sa amin. Hindi kami kasal, may nangyari sa amin. Nagkahiwalay na kami. So, ibig sabihin, wala nang contact. Pero may nangyari sa amin. Ang akala ng karamihan, dahil nagkahiwalay na kami, iwala na yon, experience na yon. Ang di alam ng karamihan, na kahit nagkahiwalay na kayo, basahin nyo yung 1 Corinthians chapter 6, verse 16, merong tinatawag na soltay. Ano yung soltay? Dahil gumawa tayo ng kasalanan, sex outside marriage, kahit pa nagkahiwalay na kayo, kahit pa wala na kayong kontak, ano ang kanyang kasalanan ginawa kahit wala na kayong kontak? United pa rin kayo. Ano ang kasalanan na ginawa mo? United pa rin siya. Yun. Yun ang dahilan kung bakit si Mary Magdalene ang daming demonyong nanahan sa kanyang katawan na pinalayas ng Panginoon dahil sa iba't ibang karelasyon niya. Paano bro kung ang iyang partner na anay asawa or bana? O ganun pa rin. O ganun pa rin. Kaya kailangan i-break yung soltay. Sa ritual ng exorcism, merong ritual yan na babasahin na Panginoon, puputulin ko ang aking relasyon. Pangalanan yan. At humihingi ako ng tawad sa immoralidad na ginawa ko. At gusto kong klaruhin na kung ano man ang kasalanan ginawa niya, wala na akong, di na ako kabahagi niyan. Pero ang iya nga bagong asawa, bro, iyang naging pakaslan, wala may labot sa sala to. Wala. Siya lang ang may soltay. O kaya kailangan yung soltay maputol talaga. At kung di yan maputol, yun, tatakbo pa yan sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo. Yun ang sabi ng Panginoon. Ang kahoy ay makilala sa kanyang bunga. Magsanga-sanga. So, makilala sa kanyang bunga dahil may mga espiritu na kakapit talaga from generation to generation. Yun. So, hindi alam ng karamihan yan na meron pa ng tinatawag na sultay. Okay na. Sobro ka mo, napatian niyo ron. Hindi rin yung chakon, kundi kay Brother Mandel. Chief exorcisto sa Batag Dilaran at sa Osamis. Masyerte ka mo na meet this Brother Darwin. A lot of people wish to meet this person, but na right in front of you now. Huh? Ano-ano maka-artista kahapon kung ginag-gusnit mo na patanda na kasi kung gas-gasan niya kalawasan ka. Ginibukan. May kamo abik entindi mo kung ano yung rulda, kung ano binay mo ka. Gani. Kung ano yung nabatian nyo, i-apply nyo, kan ipalawag nyo pa sa kugaling nyo. Kung ano ba lang. Ah, important rin lang sa bawat isa na makasimba tayo. At magkumpisal talaga. Huwag kayong magkumpisal sa kasalanan kundi nyo yan ilista. At yung lubos talaga ang pagsisiya. Bakit? Dahil karamihan sa atin, madaling makalimot. Akala natin, wala tayong katapusan sa mundong ito. We are just passing through. I imagine,
mayroong isang guro, principal, halos araw-araw nagsimba yan. Totoong buhay ito, ha? Isang principal, halos araw-araw nagsimba. At aktibo, napaka-aktibo siya sa simbahan. Ngunit, itong principal na ito na babae, na napaka-aktibo sa simbahan, binaril ng estudyante sa paaralan kung saan siya principal. Namatay. So, nang naisilid na sa kabaong ang kanyang bangkay, yung Paris Priest na kaibigan niya ay nagmisa para sa kanyang kaluluwa doon sa bahay. Alam niyo, kinagabihan, doon sa kumbento, ang kaluluwa niya nagpakita sa pare na nagmisa na nakakaawa talaga at parang sunog na sunog. At nagpakaawa siya, Father, nandito ako sa purgatorio ngayon. Grabe ang init. Eh, palagi na halos araw-araw yan ang simba. Father, meron akong relative na nakautang ako sa kanya, hindi ko nabayaran. At yun dahilan na nandito ako sa purgatorio. Utang. Eh, yung San Mateo Kapitulo 5, versikulo 26. Anong sabi diyan? San Mateo 5:26. Ikukulong kayo doon hanggang mabayaran ninyo ang huling bahagi ng inyong utang. Doon, nabatihan nyo na? Pati utang! Kasi, so, sabi ko, hindi ko yan alam, Brad. Ha? Kasi ang daming utang. Yun ang problema. Eh, sila ang may panagutan. Yan nga, Brad. At ko niya. Nag-test ako na ako ng driving ko. Na-feel ko first time. Kasi hindi ako natulog. Napanood ko yung mga alahas ko na wala. Sa bahay lang yan, ha. Tapos, umiyak ako hanggang 2 o'clock. Hindi ako nakatulog talaga. Kaya nag-take over yung instructor ko sa brake. So, very dangerous. Kasi nag-take over siya sa brake, sa slow pa naman. So, sabi ko, hindi ako nagsabi sa asawa ko. Sabi ko, I'm sorry pa ako kasi hindi ako nakatulog kagabi. Kasi, why they are doing like that? Sabi ko. So, ngayon, may panagutan pala yun sila. I'm helping them. We are helping them. Nangungulang ko yung asawa ko, Brad, sa totoo lang sa bangko. Para makatulog. Walang interest yan. Kung ano lang, kasi mababa si Aman mangutan sa bangko. Yan lang. Wala kami nag-interest yun. Ang dami namin pinulungan. Kaya sinabi ko sa asawa ko, sabi ko, why do I like that? We are helping them. We are doing everything for them. So, ano sagot ng asawa ko, God? Ay, it's okay, Mama. Don't worry about that. Anyway, you see, our children is okay. They are healthy. Yan ang sabi ko ng asawa ko, ha? So, ngayon nagkuhan ko, parang nakalibutan ako yung mga tao ko lang. Bawa din sa atin, kung ano man ang ating ginagawa sa buhay ito. May panagutan tayo. Bawa isa sa atin, meron tayong guardian angel. At ang guardian angel, yun ang magharap sa atin sa hukuman. Mamatay tayo, di pa naisilid yung bangkay sa kabaong. Humarap na tayo sa hukuman ng Diyos. Kaya, pero akin, I learned from my parents na kailangan, hindi ka magbayad, mag-ampo ka muna para sa sunod. Kaya, kung may mga utang sila, binabayaran ko yung mga kapatid ko. Kasi sa sunod, sabi ko, may magpa-utang naman sa inyo kung kailangan ninyo. Ako ganyan, ako, Brad. Hindi ko alam na kung may utang, kung hindi ko nabayaran. Ituloy natin yung principal, ha, na napakita yung kaluluwa niya. At sabi niya, Father, ito ang pangalan ng nautangan ko. Pwede ba magpatulong na kung sana mabayaran mo? Hinanap talaga ng pare. At nagtaka, bakit nakilala siya? At bakit may alam na utang? Binayaran ng pare. At
kinagabihan, nagpakita na naman ang liwanag na ng kanyang kaluluwa na nagpasalamat. Father, nasa langit na ako. Salamat sa pagtulong mo. Pero alam niya, magkano utang niya yung binayaan ng pare? Magkano? 5 pesos. May dala ka ba? 5 lang? 5 pesos. Doon sa lamisa. 5 pesos lang yun. Thank you. 5 pesos lang yun. Meh. Dapat alam niya ng karamihan. Dahil marami sa atin na madali na makalimot sa mga kasalanan natin. Di natin ma-repair ang mga damage sa mga kasalanan na ginawa natin. Na meron pala tayong pananagutan pagkatapos sa buhay nito. No. Kaya pwede naman mabayaran natin ang ating pananagutan sa buhay nito. Na hindi na tayo dadaan sa purgatorio. Sa anong paraan? Obtain the plenary indulgence. Plenary indulgence. Ano ba yung plenary indulgence? Para malaman ninyo yung plenary indulgence. Walang pagkakaiba yon sa... Ha? Walang pagkakaiba yon sa... Halimbawa, nakulong ka sa kulungan. Hinatulan ka ng judge na makulong habang buhay, reclusion perpetua, at may multa pa sa damages na nagawa mo. So dapat pagdusahan talaga natin ang hatol ng judge, dahil yun ang hatol katumbas sa kasalanan na ginawa natin. Pero habang nasa kulungan na tayo, binigyan tayo ng presidential pardon. So kung makatanggap tayo ng presidential pardon, ang hatol sa judge ay mawala at makalabas tayo. Ganon din ang plenary indulgence na ibinigay ng simbahan. Ang lahat na mga temporal punishment due sa kasalanan na ginawa natin, na pinagsisihan at ikinumpisal na natin, pero natili pa ang temporal punishment, mawala yan pag makakuha tayo ng plenary indulgence. And how to obtain plenary indulgence? According to the Catechism of the Catholic Church, plenary indulgence can be obtained under the usual conditions. Ano po ba yung condition ng plenary indulgence? Dapat sa morning prayer natin, hihingin natin yan. Lord, I wish to obtain plenary indulgences attached to my good works and prayers today. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Hilingin ninyo at ibibigay. Oh, dapat may intention tayo sa morning prayer natin. Hilingin talaga natin yan. Lord, I wish to obtain plenary indulgences attached to my good works and prayers. Yun ang unang kondisyon. Dapat hilingin mo. Pangalawang kondisyon, dapat nakakumpisal ka, wala kang mortal na kasalanan, walang venial na kasalanan, at nag-receive ka ng komunyon, nagsimba ka, yun ang kondisyon. At ipanalangin mo ang intentions ng Holy Father. I pray for the intentions of the Holy Father. Our Father who art in heaven, Hail Mary, glory be, I believe in God. So, condition yan. So, paano mo makamit ang plenary indulgence? Kahit mananood ka lang sa TV sa misa ng Santo Papa. At kahit nanood ka ng TV sa misa ng Santo Papa. At pag magbindisyon ng Santo Papa, E nomine Patri, Fili, Spiritus Sancti, basta nagsunod mo ang kondisyon, maka-obtain ka ng plenary indulgence. Ano pa? Kung mag-rosary together with the family, basta nasunod mo ang kondisyon, how to obtain plenary indulgence, makamit mo ang plenary indulgence. Ano pa? 30 minutes sa Blessed Sacrament, Adoration Chapel. Oh. Basta sinunod mo ang kondisyon,
sa how to obtain plenary indulgence, makamit mo ang plenary indulgence. Lalo na 2025, magdiwang tayo ng jubilee year sa simbahan. Ang simbahan ay nagbigay ng plenary indulgence. Ibig sabihin, ang lahat ng mga kasalanan na ikinumpisal na natin na manatili pa ang kanyang temporal punishment, yun, mawala. Kung ang isang tao ay nakakuha ng plenary indulgence, pag siya ay mamatay na may plenary indulgence, diretso na yan sa langit. Di na yan dadaan sa purgatorio. Understand na. Kamu, mayo kayo ng ganto ka dito. Intindihan mo. Nalityan ako ng transaction. Diyan tanaw ay matanan, diyan na tato ah. Diyan sinunoy ka, may, diyan mo lagay mo na yun, no? Hindi ka nasahig ka pang stamp-stamp sa kalawasan mo. Stamp-stamp. Sabi ko, wag ka nang mag-stamp-stamp. Ano yun? Ano ito? Nasawa ko yung hanong na. Kasi yung concert-concert nila, ano? Pinuwagas na yung break. Ano yung sa bag? Ano yung sleep? Ano yung sige, sinabi niya sa akin December, ipakuha niya, sabi ko wag na, basta i-confess niya lang at i-renounce sa harapan ng Blessed Sacrament na sinipagsisihan niya at hindi niya nagagawin. Yun, mamaya, masabi yung ikaw, sabi ni Father Joseph, ni Father Anthony kasi, may dinala doon, lahat na nabukto, no? Ubos na yung pera, mga milaman ng mga Indian. Tapos, walang finding yung doktor, bakit nag-ganyan-ganyan yung mga katawan niya, may mga parang may mag ikot-ikot doon sa loob. Kasi, tapos first time nila pag-pray over, kasi sila sa mga divine, sa mga divine mercy, talagang prayer sila, focus sila sa Bible, tapos buksan nila yung Bible, tapos kung ano, first time wala, bakit ganun? Second time, nababasa nila ano tong verse, nakalimutan ko. Tiningnan ni Father yung buhok niya kasi babae, sus, may butiki dito ha. Kaya nagkamang-kamang sa kalawasan. At yung mga spider, nagkamang-kamang mana, hindi mo pag-kumpisal, hindi mo pag-renounce at tubahan kasi Blessed Sacrament. I renounce all this tattoo, not I won't do it anymore. Kung ano man yan ang sasabi mo at bato naman ang Ginoo ha. Yun nga ang babae na ang tattoo lang niya ay yung cartoon character na Twinkle Bell. Di ba? Yun pala pangalan. Yun. Totoo niya yan. Nakusi siya. At nang nilagyan ng holy water, grabe ang iyak niya. Init yung totoo niya mismo. Init. May demonyo sa mga cartoon characters. Dahil yung cartoon character na yon, ano yung pangalan yon? Tinker. Okay. Pangalan ko yung brother. Kasi yung friend namin, sabi ko sa'yo, yung mga leafover nila sa Disneyland at sa ibang-ibang mga lugar na mga kitchens, na pinigay niya sa akin kasi pag-ibinta pala nila, sila pa mangkuha sa factory nila, sa office nila. Tapos ang mura-mura. So, siyempre kami man lang nagtutulong mag-asawa, kami nag-take care ng office nila at bahay. Kung wala sila sa UE sila eh. Kaya binigay sa amin lahat, kaya ang dami sa bahay. Yun! Dami kang mga elementals kasi yan. Yung mga engkanto, yan ay elementals. Lahat ay mga fallen angels. Dahil, ang mga fallen angels, merong demonyo, merong devils, they are all spirits, fallen angels from hell. Pero yung mga tikbalang, engkanto, dewende, they are territorial in nature. Yan pala yun siya, Brad, noon. Pero na, dati Brad Angel, ganyan din ako. Marami akong nakikita ng mga mantiw, mataas na mga tao na ang taas at saka open ang psychic ability mo. Pero pag i-kumpisar ko sa kay Father, pag nag-ipasok ako sa Divine Mercy sa kay Father Tom, wala na. Nawala na lahat. Nung may nakita ka, mga aswang, o nung may makita ka,
malakas yung sa puso mo, bibig mo. Heartbeat. Heartbeat. Oo, tapos yung mga balahibo ko. Then, mahirapan ka sa paghinga. Hindi man masyado, pero yung balahibo ko, grabe. Ang mag-ano. So, open ang psychic ability. Bakit magiging open ang psychic ability? Kung mayroong mga ninuno noon na may mga anting-anting. O kung may man ninuno noon, papa, lolo, na mga albularyo. Sa amin po. Dahil, namin. Ang mga albularyo, di alam ng karamihan na nanggagamot sila, pero kumukuha sila ng kapangyarihan sa demonyo. Di nila alam yan. At pang mamatay sila, kahit patay na sila, yung mga demonyo na nakuha nila, lilipat yan sa mga anak at apo. At sino man ang nalipatan ng maraming demonyo, yon, siya ay makakita. Dahil malaki ang natanggap niya. Open ang psychic ability. Siya siguro nagtanggap sa amin to program, no? Kasi nangulo namin ng gagamot. Ayun. At kung mamatay yung manggagamot kasi kahit hindi niya iiwan sa kanyang anak yung kapangyarihan niya, sino ang present habang namatay siya? Automatic yan, mag-transfer sa kanya. Sino ang pagpatay ni Lolo? Sino sa iya ko parla? Sino sa mga pasin na natay? Hindi si nanay, no? Hindi, ma'am. Hindi si Toto Ikeg. Hindi man siguro si Toto Ikeg. Hindi doon ba yan? Hindi Toto Arlet. Hindi naiyak. Bakit wala yung tiyahin ko? Kaya kasi as tiyahin ko. Ay, namatay na sila. Kasi nandoon sila sa tabi ng tiyahin ko. Patay na yung tiyahin ko, tiyahin. Bakit wala sa kanila ba? Hindi natin alam. Pero kami, may bahagi pa rin sila. Pero magulong kami yung magkapatid. No. Tingnan mo yan nga, hindi kami nagbabatihan. No, dahil ang psychic ability kasi hanggang 3 level yan. First level, parang shadow, dumaan. Yan. At minsan, maramdaman mo, iba ang pakiramdam ko dito. Parang mabigat. Iba talaga ang pakiramdam ko. O kaya ay bigla nang makaamoy ka ng kandila, o mabango, o kaya ay may tumatawag sa'yo. Oo, parang may nag-whisper. Oo, yun. Whisper. Delikado ka pala, Inday. So, level 1 yan. Level 2, hindi na siya shadow. Makita mo na talaga ang forma niya. At minsan, malakas yung heartbeat. At mabigat yung katawan. At sumasakit yung ulo. At managinip ka ng mga ahas. Managinip ka na dumilipad ka. Alam mo kasi, Father, may kwento ako. Father, brother. Ay, brother. Nung una kasi, yung papa ko namatay. So, pinagamot namin sa doktor. Hindi siya madali-dali na gumaling. Kaya tinry ni mama sa albularyo. Ang sabi naman daw ng pinahiwitan. Wala, ano yung pinahiwitan? Pinakulam. Yun talaga daw. Ang findings ng mga albularyo. Lahat kulam. Pinakulam. Tapos, namatay yung papa ko. Si mama, yung ikalawa naman daw na na kinulam. Then, hindi si mama na hindi siya na hindi. Nung nasa pinampawan, hindi siya gumaling sa albularyo. Tinry niya na magtubos sa simbahan. Magpunta. Nung malakad siya papunta sa altar, lumuluhod ng sa feeling niya na parang mabigat na parang nandiyan si Jesus sa kanyang likod kasi lumuluha siya ang demonyo sa likod niya para hindi siya makalapit siguro parang pumapasan daw siya ng ng cross papunta ng simbahan, lumuluhod siya, umiyak. Tapos after daw doon manang nakarating na doon siya, hindi yan nakayanan nang gumapang siya.
Pagkatapos niya tumubos sa simbahan, pag-uwi daw sa bahay, ang pakiramdam niya parang nawala lahat ng feeling niya na is lumuwa. Kaya ang kanyang ano ng mga paa bigla na lang ano nang nawala yung mga pang nagbanog. Hindi siya makakaabot daw, pero gumapang siya talaga. Hindi tangan mabigat. Pinipilit niya talaga. Binapigilan siya, bro. Binipigilan siya. Lumuhod siya daw pero sa... Pero lumuhod yan paputang sa pinto, gumapang. Mula sa pinto hanggang sa cross doon sa altar. Kaya ngayon, magaling na yung nanay niya. Pero lumalapit pa rin si Albularyo. Lumalapit pa rin. Dapat eh. Wala na. Kasal ba sila sa noon ni Papa mo? Sa kasal sila. Kasal si Tito lang. Pero ngayon, yung pinsan ko yung nanay niyong asawa. Kaya sabi ko, magpakasal kayo. Sino? Yung mama niya at saka pinsan ko. Hindi sila kasal. Kaya advice ko rin sa kanila. Bawal sila magkomunyon. Magsisimba lang si mama mo, huwag magpakomunyon. Okay na, sir. Kato may mga buitir. Pero mayroon magtagalo ba? Pwede ko kaambahin. Sige daw, ikaw ko yung matranslate. Translate si Tiante, maidi na. Wala mo, sa una de. May nagambang, may nagagatok niyo mo. Siya kagirapin. May nagagatok niyo galumpat. Sino nag-experience, sabi? Kung gabi lang. Pero, may gamit magkita. Lang. Sabi niya, sino yung naka-experience dito? Kasi noon, sabi nila yung lahat na tutulog mo ito, marami silang maririnig na... Kung gabi. Okay. Ako, bro, ako na yung naka-experience dito. Ako lang natutulog dito isa. Eh. Pero, tiningnan ko, koreng. Pero, huwag ka ba't magkita nga ano mo? Wala siyang makita. Huwag ka ba't magkita nga may ragyan ng kalabaw? Wala siyang makita. Magurang-urang kapal. Wala siyang makita na... Tunurob na na ano? Na rats or cats. Pero, ano, ikaw din nag-experience na koreng. Sabi niya, hindi siya naniniwala kasi pag tingnan nila, wala naman kasi boom, pinagano'n. Tapos, may mga ragyan, mga wala namang way na makapasok yung mga rats and cats, okay? Kada yun. Pro, di mo pati mo, pro, nakaturob ni one time. She slept one time here. Yan sa, ano, sa Radam PCR. Beside the toilet. Pro, na, nanupa ko ba? Parang ano, hindi siya makagising. Lupa ko. That's why napatyagang ko nalagpong yan eh. And then, hear the sound of the pad. Hindi mo ko magagambal na, hindi mo ko mag-expecta na kuring to, maran mo, lain niya, lagpo ko. You never expect that is a cat because the sound is different. Pero at least may tako ka, ano nga, mukura ka. But he never believed that there is something I don't mind. And later on, pero duro naka-experience ka rin, mga pagkitaan. Bisa siniya ka tunay mo. Pero maraming tao naka-experience na gano'n. Pero yung kay Ante na ano na gano'n na experience kay Boreng. Sa kumpang-kumpang. Hindi mo niwala ko, brad. Marami ka lakas na mag-impact. Na may ano, merong entity na hindi na tinatawag. Yan, kasi nga kasi hindi na niwala sa mago. Pero ano, ang ano ko lang, ano, hupa ko lang, ano, offline, hindi ka. Punta malun may ano ko. Hindi makaramdam daw siya, parang hindi siya makagising. Tapos naramdaman niya may something wrong dito sa bandit. Kasi yung anak yata eh, anak mo na, di ba? Amis naman kami lati. Sino yung mana? Ay, lahat sila daw. Nakakarinig ng ano, ng mga lagabog. Nakarinig sila. Tuwing ng tapos yung anak yata, anak mo, yung nag-ihisa sa kubita, may bata daw nakaupo na, may nakaupo na kubita. Ay, tagal yung nag-ihisa. Talaga yun. Kasi hindi princess mas, na nakakita yung ano, si yan talaga, mas mabuti talaga na yung mga nakatira na
nangungumpisal. Oh. Mm-hmm. Yan ang nakatira, isa lang siya dito. Nangungumpisal, and then, nagsisimba. Mm-hmm. At bago kayo matulog, dapat mag-bless kayo gamit holy water mm-hmm. sa buong area. Mm-hmm. With after rosary, formula, no? Yes. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God, and through His most powerful and salvific name, I rebuke, refuge, bind, and cast out all evil spirits. Yun. Yeah. Kung sakali makapunta kayo sa CR at nanindig yung balhibo ninyo mm-hmm. habang nag-bless kayo, ibig sabihin may demonyo yan. Mm-hmm. Huwag niyong tigilan hanggang mawala yung panindig ng balhibo. Oh. Mm-hmm. Dahil pag may demonyo na lumapit, meron kasi silang tinatawag na extra magnetic energy. Mm-hmm. Yung extra magnetic energy, yun ang dahilan kung lumapit, tumitindig yung mga balhibo mo. Okay. Siya yan na pinatira ko dito, tapos ito sila doon sa mga damit. Sa mga damit. Well, yung asawa niya. Actually, hindi ka harol ako mo pag-katod mas bukid. Subong lang mga limana na lagante sa bulit. Oo. Oh. Before, kasi noong nag-ransak yung bahay, doon yan sila, ito, sila nagtao dito, yan naramdaman niya. Ang pamangkot ko, anong mina ko sa ano? Anong tanong niya? Mahina daw yung kanyang ano? Noon ba't yagan, kahit mga dulain, ito lang ano? Naramdaman niya. Ano yan, dapat timoon? Ano gawin niya daw, Brother Wendell? Oo na. Dapat gawin dahil tunay talaga na kami magtarang ng bilog at lahat na sila. Tunay talaga na may mga nag-iikot sa paligid natin na kalaban. Yun ang tinatawag na spiritual terrorist na talagang gigiba sa atin. So kaya dapat sundin natin yung monthly confession. Umpisa talaga sa lahat ng kasalanan. Dahil bawat kasalanan, yun ay palatandaan na may connection tayo sa demonyo. Umpisa lahat ng mga kasalanan, simba every Sunday, pray the rosary. Pray the rosary. Nalala niya daw nung tinuro sa kanila sa Divine Mercy sa Kalinog sa about Mother Mary. Sa Kalinog yung pag-alala. Ano ba't nagaan mo nga daw natura? Na, she prayed to Mama Mary. Hail Mary. Hail Mary, Holy Mary. Ito na wala. Kung naramdaman niya. Amol rin yung gamit mo, ano, nandura lang. Oh, yung naramdaman niya, parang hindi siya makahinga, yung pakiramdam niya, hindi makanda. Sleep paralysis yun. Sleep paralysis. Ibig sabihin, ina-attacke ka na sa habang natulog ka. Kaya kung maka-experience kayo ng ganyan, dahil ina-attacke kayo, kuha talaga kayo ng holy water. I-bless ninyo ang area. Ay, yung holy water dito, doon, no, ang dami-dami. Oh. Tapos hindi nila pinapansin. So ngayon, you know, ha? Oh. You can do it, ha? Marang pinapansin naman si Paramanti. Na, okay, good. Okay. Tagalogon. Well, pinatanong daw nila para alam lang. Mas mabuti, ibang tao magsalita, hindi ako. Maniwala sila. Thank you, Roger. Para may intindihan, inamot. Para mo hindi bigtaan. Para hindi lang, ano, oh, hindi naintindihan. Kasi wala ka dito kayo. Hindi lang wala tiga concern na, kanda talang mati mo. Hindi na sila kabuhat. Pero dati, Brother Wendell, panaginip ako. Ah, okay. Grabe kalakas ng hangin. Ang lakas ng hangin sa panaginip ko. Tapos, kumakapit ako sa bintana, gusto ng hangin na yon, ilaglag ako sa bintana. Ano yun? Kaya atake na yun. Ina-attacke ka na habang natulog ka. So, may connection pa rin yan sa mga ninuno ninyo na angularyo. At tandaan niyo, yung mga atake na yan, sleep paralysis, yung iba pa mga nakakatakot na panaginip, o yung marinig ninyong parang lumalakad, mangyari yan kadalasan, alas 2, alas 3, alas 4 sa madaling araw. Yun kadalasan. Bakit? Yung oras na yon ay tinatawag na the devil's hour. Mm-hmm. Oras yan ng mga demonyo. Mm-hmm. Bakit Brother Wendell, sa bahay sa Hong Kong,
Wala naman akong naramdaman, wala naman akong nakita. Bakit siya lagi nakita? Di, doon ko na sa China, sa bahay day Kuya Aweng, mayroon silang nakita. Ikaw lang na buka. Gabi-gabi siya, may nakikita ka doon sa amin pagtapon niya ng basura. So, open. Wala naman, eh. Doon lang sa China, kuno mayroon. Silang, ikaw, Timo, buka. Wala akong may nakita. Sa bahay? Wala. Ah, nalipat ka doon, nambal mo, ginasundan mo ang white lady. Papunta. Baka sagdanan lang yun. Sagdanan nga, papunta sa bahay ni Tatang, sa kwarto. Oo, sagdanan lang yun, tanan nangyari. Sabi niya pumunta sa kwarto. Ng basura. Kasi saan nawala? Nawala naman, nawala lang. Ay, hindi. Akala ko, pumunta daw sa kwarto ng ano ko, sa hagdan lang pala, brother. Kasi hagdan. Siyempre ako lagi sa China ako nagsisimba. Sa China hindi ako doon. Ha? Well, kahit saan kasi yan, no, mga fallen angels, ang dami nila. Sabi ni Saint Padre Pio, kung bigyan pagkakataon ang tao na makakita sa rap, sa dami ng mga demonyo na nasa paligid natin, yung araw umano, hindi yan iilaw sa dami nila. Mas marami ang demonyo kaysa tao. O kahit saan, kahit sa loob ng simbahan, nandun sila. At kasalukuyan silang nag-operate. Kaya nga, yun ang dahilan na kung magsimula na tayo mag-prayer, mag-rosary, yun, inaantok na tayo, nag-operate na ang demonyo. Yun ang dahilan na pag nasa simbahan tayo, di ayaw na nating mapakinggan yung binabasang gospel ng pare at madali natin makalimutan. Bakit? Dahil nag-operate ang demonyo. Sino na tayo mag-simba? Mayaw kamot? Oh, nag-operate sila. Yes, oh. May connection na sa mga direksyon ng mga nakikita. Para mas una, may na mga kalikta sa mga itchi edad po. Ah, 15 years. 15 years old. Ano kami hupa, Brad? Hindi ko kumulo sa Tagalog term niya. But I think that is ano, no, yung para bang nahulog ka sa napinakamalalim na malalim. Parang hindi ka makagising, oh. Sleep paralysis. Oh, sleep paralysis niya. Tapos sleep paralysis. Sa Tagalog bangungot. Yon. Ano ba 'yung una sa mura ng tayo? Pero nakahiga ka. Bangungot 'yon. Ang nagkaroon ng tulog. Ang pamatok lang may connection. Inaatake ka talaga. Kada tuhro kundi kada kagahol, ete ka pulao. Sa din niya, sino naghambal niya ang direksyon ka Katrin to sa Lumon, ano? Bro, nayo ito na. Kaya yung kayo wala na siya pala sa pinatrogan ko. Bro, natin hala kung sa kaya kin isla niya direksyon ka Katrin, kin liso, bla, wire ko na, ano? Bro, may koneksyon na diyan. Oo. So, mayroong koneksyon bawat atake sa buhay ninyo una. May connection yan sa ninuno ninyo na albularyo. Sa Lord, di namin ko lang inikin. Ang Katre. Nung namatay yung lola niya, Brad, yung tapos, yung Katre na hinahiga lang, kasi siya natulog, siya muna sa gabi, sa pusok maga siya natutulog, and then pag matulog na siya, parang gano'n, na sleep paralysis. Oo. Tapos noong in my love lang Katre. Change ang direction ng Katre. Wala na. Sample lang Katre mo. Yan ang gusto niya. Ano, pero pag tapos ko in change ang position. Okay, may superstitious siya. Ano may connection sa ano? May superstitious beliefs na nangyari. No? Deception niya ng demonyo. Dahil binago mo ang Position, hindi ka na ginalaw ng demonyo, hindi ka na ginalaw niya, para maniwala ka na yung pagbago ay yun ang solusyon. Pero, pero mag-ingat ka. Pwedeng hindi ka na niya ina-atake, pero magbago ang anyo ng kanyang atake. Ano yung anyo ng atake? Pwede yung damdamin mo na madali ka lang magalit. Yun, magagalitin ka. At kung magalit, magalit din na kahit ikaw mismo, di mo nagustuhan ang galit na ito. Yun. At pwedeng magbago ang anyo. Hindi ka na ina-atake dahil sa superstitious beliefs, magbago ang anyo. Yung damdamin mo. O kaya'y iba na naman ang anyo.
sa kanyang atake. Ano yon? Yung masturbation, addiction of masturbation, addiction of pag-iinom, o ano, yon, magbago lang ang anyo na ng demonyo. Dahil superstitious beliefs ang ginawa. Pero ang sa sitwasyon na to, Brad, alam mo, brother, bali inusinti ko po sa mga time, bata pa ko. Bali nang lain na posisyon, wala. Di kaya nga, there is a... Pero may takot inisteng ganun pa rin yan. Ganun pa rin yan. Pero no fault time. Wala siyang idea. Kasi noon hindi pa siya nakalunakot. Pero malulungway ko rin gina... Pero kin-change mo, ganun pa rin yun. So, accidentally, lang na nag-ilis lang ang posisyon. Oo, kaya nga, ganun pa rin yun. Pero may takot rin yung... sa una, bata ka pa. Nga, mabal kami mo. Gani kaya tawag ka nun nga superstitious belief. Ano gani superstitious belief, bro? Pamahiin. Pamahiin. Ano sa ilonggo? Ang disparatis. Disparatis. Yeah, disparatis. Kaya din papatin, ikaw nga muna. Kaya wala pa sila spiritual, ano mo? Yeah, guidance. Spiritual ba, guidance and the, did you know na prayer? Nang bata, punta ko sa una. Blano, accidentally lang sa ilo ako. Ay, lang sa ilo ko, di, tapos... Wala ko na... Kaya mo rin, disparatis rin mo. Okay. Hindi ka mo magpati na. Ang mura galing ambal ko sa inyo, di bala, magsimba ko. Okay. Kasi ako itong time, te, wait, ako pa. Wait, pa mo na mo yung sinti. Amo na, di ako, Lord. It's the same. Disparatis. Amo rin ganito na hindi ako mabungo. Oo, oh, let's see this one. Isang pamana. Oo. Kaya ba siya? Sa kanya, sa kanya, makakita ka pa? Ay, ikaw hindi ko? Oo. Wala na po ako ngayon kasi palagi na po ako nagsisimba. Minsan hindi ako nakakasimba kasi busy naman sa school. Pero nag-contest ka, mamiss mo, hindi ka muna magkalawak. Kay, pag mamiss mo isang linggo, kailan narinig mo yun, mortal sin na yun. May tanong ko na. Kasi ako, sige. Pero you have to contest muna bago ka mag-receive. Last, first communion ko po is grade 5 ako. Okay. So, ang tanong ko po is, makaka-receive ko ba ako ng ng pangalawat ngayon? Communion. Okay. O na. Without confession? Oo. Until now? Lahat ng mga... Ay, wala. Last ko, grade 5. Simula nung pag-first communion na, hindi siya naka-receive ng Oh, mag-umpisal ka muna sa pare sa lahat ng mga kasalanan. Lista mo yun. Oo. Ano ba yung mga kasalanan na, alam mo, lista mo yan. Meron bang... linggo na hindi ka nakapagsimba. O, yun, lista mo yan. Meron bang holiday of obligation na hindi ka nagkasimba? Obligado tayo. Ano mo yung holiday of obligation? Hindi ko rin alam yun. Holiday of obligation, halimbawa, November 1, All Saints Day. Lahat ng mga Katoliko, obligado tayo na magsimba. Ano pa? December 8. Assumption 8. 25. Oh, January 1. January 1, birthday niya. January 1. Religious festival. 8. Ano gani, Brad? Assumption, Mama Mary. Assumption. Tapos, Jesus Assumption. Assumption. Epiphany. December 8. December 8. 25. And then Easter Sunday. And then All Saints Day. All Saints Day. Walo na, di ba? Walo na siya. All Saints Day. All Saints Day. Ano pa galing sa akin? So, bilang lang daw ko lang sa lista ko. Yan, official talaga. No? Listahan mo rin dahil. Kahit asan lang ikaw ng mga amo na sabi ko. Pag mangungumpisal, hindi enough yung sinasabi na Padre, bendisyonin ako, nagkasala ako, dahil may pagkakataon hindi ako nakasimba ng Sunday. Dapat sabihin mo talaga ilang beses hindi ka nagsimba. Dapat sabihin mo ilang beses mo ginawa ang kasalanan. No, 'yun talaga ang kailangan. Dahil maraming mga nangungumpisal na hindi nila sabihin kung ilang beses na 'yan ginawa. Ano 'yung mga common na kasalanan?
Limbawa, kumuha ng mga kasalanan. Watching pornography in the internet. Mabigat yan ang kasalanan. Pornography from the word pornois, meaning the devil's picture. No. Kahit pa ikumpisal mo yan, aatakihin pa ka sa demonyo. Manatili yan sa isipan kung ano man ang pinanood mo. Gagamitin talaga niya. So, pornography, daming na impyerno sa panunood lang ng pornography. Alam niyo pornography? Kaya lang mo yan ngayon, hindi. Oh. Hi. How about those reading novels? Yung mga may mga bastos na ng mga Bro, when I was elementary and high school, experience ko gira sa Mindanao. And then now ginadamgo ako nga gira. Tapos ang makita ko nga involved ang ako nga mga bata. Ang ako nga bata, bali makita ko sila nga daghagdugo. Okay, ona. Tandaan natin ang mga posibleng daanan at mga pintuan sa buhay natin sa demonyo. Ano 'yon? Stop. Ano yung ate traumatic experiences? Kaya yung nadaanan na trauma noon, pwede nang gamitin. Yung lahat kasi natin na kasalanan na ikinumpisal sa pare, di na yan makita ng demonyo. Totally erased na yan. Pero, dahil napakatalino ng demonyo, alam niya ang human anatomy. Alam niya kung saang bahagi sa ating utak naka-restore ang memory. Yon ang kanyang pagalawin para yung anumang traumatic natin ay pwedeng magbalik. Maraming beses ko yung experience, bro. Tapos hindi ako yung nandiyan sa sitwasyon. Makikita ko yung anak ko na maraming dugo tapos patay na, tapos makikita ko yung agi sa bala. Oh, so, i-renounce mo yan before the Blessed Sacrament. Okay. Including the involvement mo ng occult sick noon. Renounce it before the Blessed Sacrament. In the name of Jesus, I renounce my traumatic experiences, especially the war in Mindanao. Murag ginahadlok ako sa ano bro, sa damgo. Ginagamit ang akon ng mga bata. Oo, yun. Because of the traumatic experience. Hindi maganda pala. Oo, ngayon. Trauma. Kahit na may mga kaso kami na napusis, walking possessed. Altar server pa. Bakit? Dahil pagpagalitan siya ng papa niya, grabe talaga. Binugbog siya at grabe ang galit ng papa. So, ang akala niya, okay lang siya. Pero na-confirm namin na posis siya dahil yung isang altar server na babae na dumaan na sa aming office at na-deliverance na siya. So, binigyan ko siya ng exorcism ring na blessed na, binigyan para masuot niya. Pero nang sinuot niya ang exorcism ring, habang nandoon siya sa altar, sa simbahan, nag-serve, bigla lang lumipad ang exorcism ring sa kanyang kamay, doon sa altar. Oh, bigla lang lumipad. At pinulot naman ng kasama niya yung walking possessed din. Napaso. Nang napulot niya, napaso siya. Kaya doon nalaman na walking possessed siya. Kaya dinaan siya sa office. So, yung mga traumatic, daming mga kaso namin, yun lang isa na kaso namin na muntik na siyang ni-rape, dalaga, muntik na siyang ni-rape, di siya na-rape, ng kapatid sa live-in partner ng mama niya.
Muntik na siya na rin. Oh, sa kapatid ng live-in partner ng mama niya. Oh. So, dahil sa trumang yan, paulit-ulit sa kanyang isip, magkapira lang ako, ipapatay kita. Mm. Oh, yun ang nasa isip niya, magkapira ako, ipapatay kita. Ngayon, nagkasakit siya. Kahit na mag-toothbrush siya, mamamaga na yung daming sakit niya. Ang findings ng kasamang doktor ko, yung doktor namin, si Ministry, ay severe allergy. Ina-injection na siya, paulit-ulit na siya sa hospital. So, dahil ilan ng buwan siya pabalik-balik sa hospital, nagkataon lang na sabi ng mama niya, pwede ba i-pray over mo itong anak ko? Dahil mabigat na umano yung mga doses ng gamot na tinitake niya. Oo. So, ngayon, nang pinipre over namin, doon, nalaman, posis pa na, nag-react na. Grabe. So, ano dahilan? Ang dahilan ay trauma. May kaso din kami. Magandang babae, may asawa na siya, may mga anak na siya, matulungin siya sa simbahan at sa seminaryo. Pero, paulit-ulit na sa habang panahon sa psychiatric case. Oh, na di, wala talagang gamot na grabe sa mga attitude niya. At nalaman namin sa interview, bata pa lang siya, maganda kasi siya, bata pa lang siya, naghahasa na siya sa kanyang relative. At lumipat siya sa pagtira, naghahasa na naman siya. Lumipat na naman siya pagtira, hinahasa na naman siya. Dami ng mga pangyayari na naghahasa siya. Hindi na bunti, bata pa. Oh, mara, oh. Hanggang dalaga siya, naghahasa siya. Oh. So, grabe talaga ang trauma niya. Grabe ang trauma niya. Kaya, matagal na paulit-ulit, ilang taon na siya na pabalik-balik sa psychiatrist. So, dahil supporter sila sa seminaryo, yung professor ni Father Darwin, na hindi maniniwala noon ng demonyo, yung professor ni Father Darwin, sabi niya, dalhin kita ni Darwin dahil makapangyarihan yun si Darwin. Dali na. So, nagkataon na pumunta ko doon. Sabi ni Father Darwin, bro, parang may pusis dalhin mamaya. Pwede mo ba yung i-pray over yung pusis, bro? Sabi ko, wala akong authority dito, Father. Maliban lang kung pahintulutan mo ako. So, yun, nag-pray over siya sa akin. Di pa lang nagsimula ang prayer namin. Yung babae, nagre-react na. Ang init! Ang init! No, di pa lang simula. Kasi yung exorcist ring nila yan, Ang init! Di ko alam na yung kasama niya, pare-para yun. Yung professor ni Father Darwin. May dala siya na pigs, yung consecrated host na inilagay sa pigs na nakabalot ng puti na tila, ginaniyan niya sa likuran ng babae. Kaya nagtaka, sino ba itong taong ito? O na pumasok lang, dinagay niya at sumigaw ang bay, init! Sabi niya, dito makatulong, kunin ko. Doon siya nagsimula na maniwala na siya. At yung pari na yon nagiging exorcist na ngayon. Wow. Nagiging exorcist na ngayon. Ang profession niya. So, ngayon, trauma. Yung traumatic experience talaga. Grabe yun. So, gumaling yun, bro? Gumaling siya. So, linisan ka na siya. Sa kaya na siya. Tapos gumaling lang siya sa exorcist.
Pero mahaba talaga, mahaba ang process. Hindi isa, paulit-ulit yun. Solim. Dahil si noong panahon na yon, hindi pa exorcist Father Darwin. Deliverance minister pa. Ay, hindi pa siya kaya, appointed. Kaya sabi ko na dapat i-transfer mo na ito para doon siya sa diocese ng Talibon. Inirekomendar ko kay Father Aster dahil si Father Aster exorcist na. So si Father Aster ang nag-an sa kanya. Binong sa iya, pero ikaw ang trainer niya. Si Father Aster? Ikaw, kay Brad, kay Father Wilson. Kay Father, kasi si Father Darwin. Father Darwin, si Father Aster din. Doon sa kabilang diocese. Dumami na din sila. At yung bago lang, ang good news namin, yung pinuntahan namin sa Ilocos, ang obispo nila, nagturo na din ng limang exorcist. Nagturo na din ng limang exorcist ang kanilang bishop. So ngayon yung mga nangyayari sa bahay dito, paano yun? Ano gawin namin doon? Kasi ginbreak naman po ni Father Lister ang Dapat talaga every night mang relax. So i-break talaga. At ang mga naka-experience ng ganyan, ibig sabihin, pinahintulutan ng Diyos na maramdaman ninyo yan dahil yun ang palatandaan, meron pang mga pintuan sa buhay ninyo na bukas. Thank you, Sis Misa. Tandaan din sila, Brad. May mga pintuan pa sa buhay ninyo na bukas na dapat isarado ninyo. At kayo mismo ang nakakaalam niyan. Yes. Kung anong mga pintuan na bukas sa buhay ninyo. Isulat niyo, kagitanan, haya pare. So dapat isarado ninyo yan. Dahil kung naramdaman ninyo yan na ganyan, lalo na pag nasa impyerno tayo. Lalo na sa impyerno tayo. Imagine ang impyerno. Grabe ang apoy. Walang tubig. Ang init. Ang baho. Dapat every 3 months makapabid to kapalit niyo. Dapat din na ma-close ang psychic niya kay Father Lester. Na-schedule siya, na-close ang psychic. Dahil may mga kaso kasi kami, halimbawa. Kinanglan, Brad, ipa-schedule na. Sige. May kaso kasi kami na noon nakakita siya. May makita siya. At matagal ng panahon, wala siya makita. Pero, ang nangyari, na-possess yung anak niya. So, emergency, dinala sa office namin. So, nang dinala sa office namin, na nag-prayer ako ng protection, pag-prayer ko pa lang, ang mama na may makita noon na matagal ng panahon hindi nakita, yung mama ang unang nag-react. So, main eyes mother ang possess. Basta makakita. Because psychic ability, third eye, is the ability to communicate evil spirits in the preternatural world. Kung ganun pala, brother, bakit sila makikita ako, wala, tapos maraming naramdaman, ako wala. Ay, hindi open ang psychic mo. Huwag mo na pangyapin. Pero, makapanghawa yan ang psychic. Halimbawa, may makita ka, at sabihin mo sa isa na walang makita, may nakita ako. Gusto mo bang makita yan? Hawak ka sa kamay ko. Ayun. Kung hawakan ka sa kamay, makita niya. At hindi na yan mawala. Ma-open na ang psychic niya din. Open na din ang psychic niya. Kasi maliit ba ko, Brad, nakikita ng tiyahin ko. Lagi nag-rosary. So, doon ako nag-learn sa kanya. Hanggang ngayon. Rosary talaga, rosary. Si mama ninyo. Permira ka rosary, kahapon. Pero lang, yun yung sinasabi nung classmate ko nung high school.
yung nakakakita siya. Tapos nililipat niya sa ano, sa kasama namin. Oo. Nakakita talaga. Hinawakan niya ng experience. Oo. So, makakita na rin. Nakikita nila yung ano yung bata every 4:13 afternoon. Nakikita nila yung bata na uulog. Oo. Sila ng dalawa. Kasi hinawakan niya. Oh. Kung sino yung gusto makakita. O, oh, kung sino yung gusto makakita. O, oh, nakapanghawa na siya. Brother, kamusta naman yung example, may naramdaman ka na nangingilabot ka, pero feel mo aswang. O, open pa rin ang psychic mo, pero nasa level 1 ka pa. Pero naramdaman mo na tumatay. O, tumatay. Kapag makarinig ka ng like yung mga sundi or sound. O, open pa rin. O, kaya dapat din ma-i-close yan dahil hindi naman makikita yung talaga. Unti-unti kasi yan, unti-unti. Hanggang mag-level. Pero nagpe-pray kami, brother, kapag yan yung nararamdaman. Oo. Nagpe-pray talaga ako. Sa harap mismo hindi ako umaalis. Na-experience ko yan dati kasi yung pamangkin ko, iyak na iyak. Sabi niya may nakita daw na baba, aswang daw naramdaman niya. Totoo ang aswang. Grabe yung iyak niya. May deliver lang si Father na rin yung aswang. Totoo yan. Oh, yeah. Inopen ko, correct. Brother, yung pinto. Sabi ko, saan? Ginanon ko siya saan. Tapos, tinuro niya yung bandang doon sa may harap na bahay. Sabi ko, wala naman. Wala akong nakita. Open ang psychic sa nakakita. Tapos, nag-pray ako, sabi ko, in the name of Jesus, umalis ka dito at hindi kita tinatanggap na maramdaman namin dito. Umalis ka. In Jesus' name, I pray, amen. Ganun yung sinabi ko. Tapos, nawala lang dito. Ganun na. Simple. Pero nararamdaman namin yung tumatay. Oo. Simple prayer na nun, very effective. How much more nag-rosary ka rin. Rosary talaga yung kayo. Rosary dahil, yung mga naramdaman niyo, yun ang palatandaan na unti-unti talaga kayo. Dahil ang atake ng demonyo sa ato. Amen. Bakit, Father, ay brother, may namamatay sa bangungot? Oo, oh, natural. Ang daming namatay sa bangungot. Atake kasi yan. Oo. Oh, ina-atake kaya, talaga kayo habang natutulog kayo. Kaya hindi daw madadala sa prayer. Ha? Hindi daw nadadala sa prayer. Hindi nila malabanan. Well, malabanan. Malabanan yan sa pamamagitan. Kapitbahay ng gospel ko, namatay sa bangungot. Malabanan yan sa prayer. At saka pero, pwedeng pwedeng tinatamaan ng damdamin nila dahil ang taktika ng demonyo, di ninyo ako kaya. Hindi nyo kaya. So, kung maniwala sila na di talaga kaya, hihinto sa prayer, yun. Hindi daw mabigkas. No? Hindi daw nila mabigkas. Sa isipan na lang. Oh, sa isipan na lang, i-pray. Hail Mary, takot na takot sila sa mga Birhen Maria. Ano pa na rin yun? Yung bango? Oo. Oh. Mm. Okay, spiritual attack. Na na-experience ko din sa amin. Lahat sila sa bahay, hindi nila naramdaman yung ano, tulog sila lahat, pero aswang daw yun. Inaswang daw. Udong ba? Udong. Ah, yung pang, parang hindi ka makagalaw, tayo. Sandata, makabati, brother, pero hindi siya nakahulag. Ako lang siya nakahulag. Parang hypnotized. So, ayun talaga. Parang na-sleep paralysis din yung, ano yan. Oh, dapat talaga, before kayo matulog, mag-rosaryo, buong pamilya, at mag- place talaga kayo sa area. Mm-hmm. Dahil yun, protected tayo. Basta gawin ninyo yan. Kasi yung anak ngayon, oh, nag-rosary sa akin. Bago inatak ng demonyo, sinabihan siya pwede siyang gagawin. Pero huwag yun siyang papatayin. So, di ba yung bangungot patay yun? Ano yun? Ha? Di ba patay, inatake din ng demonyo. Pinatay ng demonyo yung tao. O na... Bawat atake ng demonyo sa atin ay may limitasyon. Hihingi talaga ang demonyo ng pahintulog sa Diyos. Mamaya, alis na kami. Ano niya muna yung katawan niya.
So, kaya nga, tinuruan tayo ng Panginoon, yung tinalakay ko, tinuruan tayo ng Panginoon ng prayer, Our Father who art in heaven. Bakit yung Our Father who art in heaven, merong bahagi sa prayer, Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test. But deliver us. Do not bring us to the test. Bakit? Hinihiling natin yan, ha? Do not bring us to the test. Dahil lahat na mga atake ng demonyo, ng diablo sa buhay natin, hihingi pa siya ng permiso sa Diyos. Tulad sa nangyari kay Job. Mm-hmm. May alagad ka si Job, subukan ko. Sabi ng Diyos, sige, subukan mo, pero huwag mong patayin. Kaya, dahil limited ang galaw ng demonyo, bawat atake, nangangailangan siya ng permission, tinuruan tayo ng Diyos, ng prayer. Do not bring us to the test. Ibig sabihin, magdasal ka na, unahan mo na ang demonyo bago siya hingi ng permiso. Pero, kung pahintulutan man ng Diyos ang demonyo na aatake sa atin dahil yun ay kailangan para sa ating kabanalan, merong ikapitong bahagi sa prayer. Do not bring us to the test. Deliver us. Right? But deliver us from evil. Ilayo. Kaya, kaya yun ang napaka-importante talaga ang prayer sa rosary. Importante talaga. Pero subukan ninyo yung mag-prayer ng rosary at mag-bless. Ang sarap magtulog. So, ibig sabihin, may pahintulot din yung bangungot na namamatay sa Diyos? Merong pahintulot na atake yun. May pahintulot. Dahil posible na ang taong iyon hindi protected sa grasya ng Diyos. Kaya namatay. Protected lang tayo sa Diyos kung nandito natin ang tatlo. Proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Ibig sabihin, wala pa sa mortal na kasalanan. Bawat isa sa atin na may mortal na kasalanan, nasa hawak tayo ng demonyo. Kaya nga, dapat di natin kalimutan na we're just passing through. Di natin alam yan kung kailan. Dapat tayo maghanda. Dahil dami ng mga natutulog lang, hindi na gumising. Kung hindi tahanda ngayon at maabutan tayo sa pagkakataon na natulog lang at hindi magagising, sapat na yan. Basta may isa lang tayong mortal na kasalanan, sapat na yan para maimpyerno tayo. Imagine lang, ha, yung pangyayari ni Diocres. Yung si Diocres, professor yan si Diocres sa France, Raymond Diocres. At sa kanyang pagka-professor, dami siyang natulungan na paaral. Daming natulungan niya ng mga mahihirap. At tumutulong siya sa simbahan. Dahil mayaman siya. Pero namatay si Raymond Diocres. At naisilid na sa kabaong ang kanyang bangkay. Dami talagang nagpunta sa simbahan, nag-attend sa misa ng mga mahihirap na natulungan niya. At yung mga pare at obispo nagmisa. Dahil matulungin si Raymond Diocres. Pero habang umaawit na ang simbahan, Lord have mercy, Christ have mercy, ang bangkay ni Raymond Diocres bigla lang umupo sa kabaong. Nakita sa lahat ng mga tao, sa mga pare, at nagsalita, hinatulan ako sa Diyos ngayon at nasa impyerno ako, at humiga. It's not an infestation. Hindi po yan naging possession. Una,
posibleng pinahintulutan ng Diyos na mangyari iyon. Bakit? Ang lahat nating mga mabuting ginawa sa mundong ito, hindi yan meritorious in the eyes of God if we have immortal sin. Okay. Oh. Kahit gaano pa karami ang natulungan mo, kahit araw-araw ka pang nagsimba, pag kahit buwan-buwan ka pang nangumpisal, basta may mortal na kasalanan na hindi mo pinagsisihan, mamatay ka, impierno ka talaga. O kaya, yung pangyayari ni Raymond Jocles, naghatid yan sa lahat ng mga nakasaksi sa iba ng santo ng simbahan. So, naging daan pala yun para sa pagsasanto ng iba. Oo. Kumbaga parang naging sacrifice si Jocles, no? Oo. So, pinahintulutan na yan ng Diyos. Dali lang, brother. Ako naman mag-question. Yung anak ko, kasi doon sa balon, doon sa bundok namin, kasi gusto nila maliligo doon sa balon. Parang may mga kahoy ba lang, may baliti. So sa puno na yan, grabe yung balon, ano lang, puro yung tubig, hindi na ano. Tapos, naglararo sila doon, sabi niya, ay, wait. Kasi yung ano niya, yung pinsan niya, nakikita, makikita si Elden. Or binabiro lang nila si Elden, na parang half horse, half human. Tayho. Binibiro, makakita ba si Elden? Hindi. Ito kasi yun. Kasi project. Naglaro sila ng spirit of glass. Ayun na. Ayun. Nung maliit kasi yan, yung nagwa-wonder kami kasi sa kanya, kung bakit na natatakot sa madilim. Mm-hmm. Kahit ano lang yan, kahit malapit lang yan, pag pinapasuyo mo ng something na anong bagay na malapit lang, ayaw niya sa madilim. Kasi nga parang may trauma din siya sa mga nakikita. Open ang psychic niya. At kung naglaro sila ng spirit of the glass, binuksan na niya ang pintuan ng demonyo sa buhay niya. Kailangan yan maikumpisal, at hindi lang maikumpisal, dapat din madilimiran siya. Pero ngayon, parang wala. Pero naghatag ng Heidler to. Sabi na ni Brother Wendell. Pero sabihan pa rin siya. Nagpaparamdam, nakakaramdam pa rin pala ngayon. So dapat siya ma-process. Kung dalhin niyo, halimbawa, kay Father Lister, at mag-pray si Father Lister, doon niyo makita ang reaction niya. Yes, nalikin ang anak ko. Tapos hindi gano'n, nag-ano sila, biruan. Tayo, yun, parang horse, yung half-human. Tapos doon sa balon, sabi, I wish to see. Nakita niya. Yun. So, paano yun? Ano ito? Ikos din. Dahil voluntary na yan. Oo, nakita siya, niya. Siya mismo. Nagsabi siya sa atin, umuwi na ata kami. babae. Yung anak ko, babae. Oo, so. Sabi yun. Ko. Kadalasan sa makakita, babae. Bakit babae? Dahil galit ang demonyo sa mahal na Birhen Maria. Kaya sa babae siya babalik. Sa exorcist talaga. Dalhin ko siya, bro, habang dito kasi magpayuro ko. Yun kay... Kunta-kunta si Father Lister. Siguro, bro, sa 23, mapasigil. I-renounce niya yung wish niya na makakita. Please. Sige. Kasi renounce the psychic ability. Then, siya, yung mga makakita talaga, dapat ma-process yun. Siya, bro, pero ngayon daw, wala naman noon tinanong ko, wala na. Hindi. Nandiyan pa yan. Hindi ko pwede siya mag-deliverance. Kailangan pala ipaano yun. Deliverance. Sir, alam na yan eh, Father Lester. Si Elden, sabihan mo nga to, sasama sa amin sa 23. Anong araw? Hindi, pwede magsabay-sabay sila. Mabudlay na, sis. Bugat na. Oh. Mabigat yan. So, please, pa-schedule mo kami ha. Si, ano? Kay, ano? Sige. Kasi 22, babalik kami sa kapay.
Ha, palibog lang. Kadelikado ko rin. Tapos mag-stay pa doon sa Europe until September kasi tinanggap siya ng school na mag-teach. Para nag-volunteer ba siya, bro? Na ganyan pala. Kasi yung ano niya, ano gani? Ano gani? Ang telepono ko to. Hindi yan, basta-basta. Basta voluntary. Kailangan talaga yan. Lilipat talaga yan. Halimbawa, may kaso kami na yung babae na pulosis, grabe ang lakas. Yung isang lalaki na sumama para maghawak lang, pero di na niwala, grabe na, nagwala na, babae. Di na niwala na demonyo talaga yon. Ang sabi ng lalaki, sabi niya, lipat ka sa akin. Lipat ka sa akin. Pagkatapos niya sinabi na lipat ka sa akin, diyan lumipat talaga sa kanya. Yun. Doon nagwala. Grabe na. Inopen eh. Oh, 'yun. Basta voluntary. Oo, nakita ay nanawag ang si Kuya mo din 'yung sinisinago. Hindi nakita. Eh, narinig. Ikaw pa naman. Ano, Brad? Dahil kung mag-bless sila na may mortal na kasalanan sila, mas lalong ina-atake sila. Kaya nga, tingnan mo, kahit kaunting kasalanan lang yan. Walang epekto yung bless mo, lalo man naglala. Kamu tanan di stars blind. Lahat sila nakatulog dito. Yan ang inaalaman nila. Okay lang talaga ako. Hindi siya makagalaw. Siguro ganito yan, Tay. Ano yung experience na nanaginip ka sa panaginip mo at gumising ka panaginip pa rin. Hanggang sa na-realize mo na nasa loob ka nasa center of your dream. Hanggang sa ano yung naging solution din, Tay? Sinambit ko lang talaga yung Our Father. Pero hindi ko siya masambit-sambit at first. Siguro yung pinaka pwede na yung prayer, kahit yung prayer, Mama Mary. Kapi-kapi ko ito pala. Yung pagod na pagod talaga yung katawan, Tay. Sinambit mo yung Mama Mary protect me, mawala yun. Mawala. Pag mawala yun, hindi kagad. Bakit? Kung hindi ka tinindig, babalik yun. So that's the proper way talaga. Tindig ka, then mag-bless ka ng holy water. Mama Mary, protect me. At yung tamaran, Mama Mary, buligaw. Wala siya, hindi niya sa ulado, pero sabi niya, Tay, Mama Mary, tulungan mo ako. Ganun lang. Then, tindig ka agad, pag makakilos ka, kuha ka ng holy water, bless mo yung loob. Dahil kung makagalaw ka, pero di ka titindig, manatili ka, babalik yun. No, balik yun na mahirapan ka na naman sa paggalaw. May tanong dito, Tay, para sa iyo talaga. Sabi ni Raymond Samson, Bro Mel, patanong kay Bro Wendell kung ano pagsamantala gagawin namin sa aming tauhan na gusto na sanang mag-surrender ng habak pero takot yung pare. Doon siya sa exorcist na mag-surrender. Yun talaga, may mga pare na takot na tatanggap ng habak na isuko dahil wala silang background sa spiritual warfare. Pero paulit-ulit ko itong
sinabi para sa mga kaparehan, tandaan natin sa lahat ng bahagi ng buhay ng Kristiyano, kabahagi ang pare. Mula sa biniyag, may pare. Yan. Sa kumpil, may pare. Sa kumpisal, may pare. Sa kasal, may pare. Sa misa, may pare. Hanggang sa... Sa anointing of the sick, may pare. Pag mapusis ang Kristiyano, saan na yung ibang pare? Wala. Bakit takot yung ibang mga pare? Nakalimutan nyo na ba ang pahayag ng ating Panginoong Jesus, don't be afraid? Yeah. Nakalimutan nyo na ba na yung inordinahan kayo sa pagkadiakono, dumadapa kayo sa altar dahil inaalay nyo ang buong buhay niyo? Deacon pa lang yan. Nakalimutan nyo na ba na nang naordinahan kayo sa pagkapare, dumadapa kayo sa altar, inaalay nyo ang buhay niyo? At tandaan natin, kahit may kapangyarihan ang demonyo, mas makapangyarihan ang Diyos na ating pinaniwalaan. Kaya, inanyayahan natin ang ating mga kaparehan. No? Patunayan natin na mas makapangyarihan ang Diyos na ating pinaniwalaan kaysa mga demonyo na ating kalaban. Kape muna tayo. Kanang isa kay na kulang kita, nga isa ka obligation kita, Holy Saturday. Kaya that is the renewal of our baptism. Oh. Very nice pag doon kayo sa ano, sa Holy Saturday. Sabado de Gloria. Sabado de Gloria niyon. Sus! Grabe. Basta, bakit meron niyo? Under ka, basta, ano nga niya, basta wala, naka-confess kayo. Oh, nasa state of grace. State of grace kayo. Yan, patihon mo yan ang ginahambal na mo. Labi rugit kay Brother Wendell. Karoon, maintindihan nyo rin. Sa bagay, ano, brother, sa Biblia, di ba, yung 365 na na-mention sa... na word sa Biblia, di ba? 365. Yes, don't be afraid. 365 days naman sa 1 year. To 1 year. So, every day do not be afraid. Dahil, pag ang isang tao kasi ay matakot, mas lalong takotin siya ng demonyo. Oh, yes. Yan ang kanilang, that's true. Yan ang kanilang kapangyarihan. Oh, natakotin ka, at kung matakot ka, mas lalong tatakotin kanila. Kaya nga, tanggalin nila sa isipan ninyo, sa bawat isa sa atin, na we are the image and likeness of God. At tanggalin nila sa isipan natin, by virtue of our baptism and confirmation, we are all soldiers of Christ. And we are called to fight under His banner. Oh, so kung sila na mga demonyo, kahit may magkakapangyarihan sila, natili pa din silang creation. Habang ang Diyos na ating pinaniwalaan ay creator. Yes. Ibig sabihin, in short, nilikha lang sila at mas powerful pa rin ang naglikha sa kanila. No. Mag-stay siya doon sa Europe ulit, God, kasi nag-apply siya ng ano, ng mag-volunteer ba? Tapos yung school mag-apply ng allowance niya, lahat. Sa deliverance wala. Pero wala siyang sahod. So, kailangan ko siya i-deliverance bago siya mag-apply. Pwede. No, ma-renounce niya yung wish niya na makakita. Renounce niya ang psychic ability. Dapat talaga na ma-close ang third eye, ang psychic ability. Bakit? Dahil dahan-dahan yon, bigla na lang ma-depress. Pero ma-confess ko muna. Oo. At sa depression, susunod na yan ang suicidal thought. Oo. Gusto kong magpakamatay. Yon. Unang taktika ng demonyo, iudyok niya na magpakamatay. Kung di niya madala na magpakamatay, sisikapin niya na masira yung isipan. Oo. Pero sa bro, yung na-experience ko man, yung asawa ko,
ano yun, yung ano bala na lugar niya. Nakaliwa. Ayun ang ano yung tingin ko sa mga kutsilyo, mga ano yung tawag sa kutsilyo? Kutsilyo. Kutsilyo. Tapos yung ginamon. Itak. Itak. Sabi do parang may nag-ano, may nagsabi sa akin nga nag-ano, utik. Manawag kang mag-ano, magawa ng ano, ng kasalanan. Ano yun? Yung, ano yung... Conscience niya. Yung conscience niya. Sabi niya, huwag mong gawin yan sa kanya. Kasi tinitingnan ko yung asawa ko. Parang patayin ko na. Parang hindi ko na kaya mo. Sabi niya, sabi ko, ano yung mga itak at saka may yung mga kutsilyo, tinitingnan ko na. Parang patayin ko na, natutulog yung... So, yung sabi niya, sabi, may nagsabi sa akin, huwag mong gawin yan. Ibig sabihin, ang leksyon nito sa mga asawa na sumakabilang bahay leksyon nito, tataguan nila yung kutsilyo. Ano ba yung gawin ko? Maano ako, mahikog. Ano ba yun? Napapakamatay. Makamatay. Dahil... Sabi ko mag-ano na lang ako, magtalon sa ano, sa bilyo. Sa bangil. Dahil, sa bangil. Dahil, under... Sa bangil. Babae, ikaw tutuloy mo sa mga katasya. Under attack ang pamilya ninyo. Yeah, yeah. At alam ng demonyo ang pangyayari sa inyo. Kaya iudyok ka na magpakamatay. Kasi sila noon walang confession. Yun. Lahat sila eh. Dahil ang spiritual... na digmaan ay parang boxing. Mm-hmm. Saan ka maina, doon ka palaging tatamaan. Kasi sinasabi sila. Yung kapatid ko, puro lang babae. Puro lang bisyo. At yung ganyan na mga pangyayari, masunod yan sa mga anak at sa mga apo. Nakinig ka, Juwe? Ang sabi ng mga kapitbahay, mga ibang tao, sabi niya may ano yung asawa mo. Hindi ka naman niwala. Hindi ako naniwala. Matagal talaga. Basta yan lang gawin mo. Matagal na hindi ako naniwala. Pero na ano kung gidyon bro. Kaya, pray the rosary. Pray the rosary dahil under attack ang pamilya ninyo. Under gani attack kasi yung pray the rosary. Family ng asawa niya, hindi ba naman nag ano eh. At saka yung kung ano pa yung nagawa mo noon, ilista mo at ikumpisan. Sabi mo kung ano. Kailan naroon ang tisa pag-retre? Hindi ka mag... Kaya pasin mo na lintan. Hindi ka adi yung onday kami, kapatudlo siya. Shush! Mapatudlo pati magsala mo! Hindi, kapamahal ko lang sa bala kung ano yung mini sa kamang. Ah, okay. Something isulat na nga... Gusto bala? Gusto. Kain ka ng tisa? Oo. Pag mahina ka pa talaga, talagang ano. Daming pamilya nag-iba na ngayon. Kasi, last ginawa pang legal ang divorce ngayon. So, ang demonyo, naprubahan sa Congress. Pero dadaan ba yan sa Senado? May same-sex marriage pa. Yun. Ang demonyo talaga ay nag-operate ngunit patago, palihim. Kaya yon ang dahilan na sa Genesis chapter 3 verse 15, ang demonyo ay tinatawag na ahas. Bakit ahas? Because snakes are silent but deadly. So ganun siya. Di naramdaman ng iba na inatake na pala sila.
dahil patago siya. Bakit patago siya? Kaya nga sinabi diyan sa Genesis chapter 3 verse 16, I will put an enmity between you and the woman, at yung babae ay dudurog sa ulo mo, at yung ahas naman ay kagagat sa takong. O, ditong bahagi, takong ang kagagati niya. Bakit yung ditong bahagi, takong? Bukod. Ang kagagati niya. Dahil pag siya ay inaatake, palagi siyang magtago. Bakit palagi siya magtago? Dahil kung natamaan ka sa atake niya at di mo na-discovery na demonyo pala ang nag-atake sa buhay at sa pamilya mo, Diyos ang sisihin mo. Bakit mo kami ginawang ginanito, Panginoon? Dahil hindi siya nakita. Gusto niya na ang kaniyang atake ay Diyos ang sisihin. Ganon ang demonyo. Kay ang brother, kay ang reason brother sa iba na napatian ko lang online. Pag nakita ko lang, reason kang iban, kay may ara ko mga marriages na hindi na bila magsaho, masakitan kayo, pero stay yakon. Muna ko ng reason na may divorce. No. Well, meron tayong mga batas na ngayon. Merong legal separation. Ano yung legal separation? Dahil sa ganyan na mga pangyayari, pinahintulutan sa korte na mag-separate. Ngunit, hindi pwedeng mag-asawa bawat isa. Bakit? Nanatiling legal at valid yung kanilang pag-aasawa. Yan ang gina-argue ko sa kapatid ko. Akala nila dito sa paligid, pero pinaunawa ko kahit memo namin, ay ganun pala, sabi ko. Although sabi ko, ayaw ko lang titira yung babae ng tatay niya, kasi separate na sila ng nanay niya. Hindi lang sa bahay nila. Kasi bago siya umalis pa Canada, iniwan niya doon sa bahay nila. Iniwan maganda yun, di ba? Tapos ngayon, nung dumating ako ni Silver, gusto ko ulimok siya. Pero mas maano pa yung babae, mga isog. Ano ganyan yung isog? Matapang. Hindi, mga barangisyal, hindi mataan na. So ngayon, dumating ako December, ito siguro yung kapatid ko naman doon sa Canada na bunso namin yung nagdala sa kanina. Ayaw niya yung trouble, gusto niya. Linipat naman sa lupa. Galit naman ako, pinatayuan ng bahay-bahay dyan. Pero sabi ko, ganun din kasi their children were think that you still tolerate your brother. Di ba, Brad? Yun. So, kaya, hindi nila yan naunawaan. Meron tayong legal separation. Sa batas yan. So, ibig sabihin, dahil, halimbawa, namugbog yung bana, pwede sila magsiparate. Legal. Pero di pwedeng mag-asawa muli. Dahil nanatiling valid ang kanilang pag-aasawa. No? Hanggang mamatay yung isa. Okay. Meron tayong annulment. Yung declaration of nullity sa simbahan. Then, ano yung declaration of nullity? Ang declaration of nullity is a declaration that there was no valid marriage at the first time. So, walang balido na nangyari. Ano ba yung marriage para magiging valid? Una, nagkasundo silang mag-asawa. Pero kung siya'y napilitan, hindi yan pwede. Na napilitan siya, invalid na yan. O kaya, na ikasara siya sa taong ito, di niya alam na may diferensya pala ang utak nito, o invalid na yan. O di ba kaya di niya alam, di para ito magkaanak, o invalid na. Merong mga grounds. No? So, yun ang pagkakaiba sa declaration of nullity sa yung annulment. A declaration that there was no valid marriage at the first moment. However, ang itong divorce is a declaration to end the valid marriage. So may valid marriage, pero dapat tapusin natin ito. Lalo na, itong isinusulong nila na divorce
pag mag-apply ka at ma-qualify ka sa divorce na ito, ang valid marriage, magiging kang dalaga muli, magiging kang binata muli. Yun ang pinutol ang valid marriage, binalik ka sa pagiging dalaga, binalik ka sa pagiging binata. Dali, sa Pilipinas? Sa Pilipinas, sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, may divorce? Mayroon na. May nakapasa na sa Kongreso, kailangan ba yan? Nadadaan sa Senado. Ginaano pa, ina-discussionan pa? Ginapasarap lang. Nakapasa na siya sa Kongreso. Ginanito siya. Dadaan pa yan sa Senado. Kung makapasa man yan sa Senado, kailangan i-approve pa yan sa Presidente. Yeah, Presidente lang last say. Tatlo. Bali, ano plus kongleta? Senate hearing na Senate so, hearing. Yun ang palatandaan. Yun ang palatandaan na ang demonyo ay walang tulog. Umaatake talaga. Bakit? Bakit yung mga demonyo nagiging demonyo? Una, ang background niyan, nang ginawa sa Diyos ang mundo, kasabay na ang mga anghel. At ang mga anghel ay hierarchy yan. 9 angelic choirs. Seraphim, Cherubim, Thrones, Dominions, Powers, Virtues, Archangels, Angels. Yun, ang mga hierarchy. No? Cherubim, Cherubim, Thrones, Dominions, Powers, Virtues, Archangels, and Angels. Angels. May principalities pa. Principalities pa. Principalities. Okay. Hindi ito nakapasok agad sa langit. Itong mga anghel ito. Inilagay sila sa Diyos sa tinatawag na preternatural world. Tulad natin, nakapasok ba tayo sa langit? Hindi. Nandito tayo sa natural world. So, ibig sabihin, merong tatlong mundo. Ang supernatural world, yun ang langit. Ang preternatural world, yun ang tinitirahan ng mga anghel noon. Na ngayon ay tinitirahan ng mga demonyo. At ang natural world, itong mundo na tinitirahan natin. So, para makapasok sila sa supernatural world, dumaan sila ng pagsubok sa Diyos. Tatlong pagsubok ang dinaanan nila. Unang pagsubok, impious knowledge, pinaalam ng Diyos sa mga anghel na ang Diyos ay Trinity. Father, Son, and Holy Spirit, and these three are one. Sa unang pagsubok, si Satanas nakapasa. Tinanggap niya na Trinity ang Diyos. So, pasado ang mga anghel na Trinity ang Diyos. Pangalawang pagsubok, inihayag ng Diyos sa mga anghel na ang ikalawang persona sa Trinity, magkatawang tao, doon di matanggap ni Satanas. Bakit tao na kaming mga anghel ay mahigit kami sa tao? Bakit tao pa ang pinipili na mababa lang yan sa mga anghel? Anghel. Sa pangatlong pagsubok, lalo nang di niya matanggap. Bakit? Dahil ang ikalawang persona, magkatawang tao, ang Diyos ay pipili ng isang babae na walang kasalanan. At ang babaeng ito ay magiging mahigit pa sa mga anghel dahil siya ay magiging reyna sa langit. Yun, ang galit na galit si Satanas. Di pwede yan. Kaming mga anghel, kaming mga anghel susunod sa tao na magiging reyna sa langit, di pwede yan. Kaya, simula ngayon, gigibain ko ang tao, Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit inabangan na niya ang paglikha ni Adan at Eva. Dahil gigibain talaga niya. At successful siya nang nilikha sila si Adan at Eva. Naginiba niya ang tao sa pamamagitan ng original sin.
At nagpatuloy hanggang ngayon ang paggiba sa tao sa pamamagitan ng paggiba sa mga marriage life. Una, premarital sex. Ano yung premarital sex? Sex outside marriage. Oh, kontra ha? No, kasi sila nagkakaintindi kasi. Ano sana ng mga? Oh, sa siyo. Ay, pa. Ano kayo? Ay, una. Tandaan ninyo, di nyo alam ang oras at panahon. Ang pagkasal sa simbahan, pwede lang yang di na kayo magsuot pa ng basta makompleto lang ninyo yung mga papilis. Pagkatapos ng misa, basta kompleto lang, pwede na kayong ikasal. Ang kalagayan na hindi kasal, live in. Deuteronomy chapter 32 verse 1. Kawawa ang mga anak sa di kasal hanggang sa ikasampung saling lahi. Kaya nga yan, advice ko yan sa kanila. Oh, so anong dapat gawin? Dahil ano yung mga live in, kasal ng mayor, kasal ng huwes? Yun ang tinatawag na halimbawa, kung tingnan natin ang 1 Timothy chapter 4 verses 1 up to 3. Ang Espiritu ay malinaw na nagsabi na sa huling mga araw may mga tao na nakikinig sa aral ng demonyo, nagbabawal sa pag-asawa. Ano yung mga taong nakikinig sa aral ng demonyo, nagbabawal sa pag-asawa? Yun ang live-in, kasal sa mayor, kasal sa huwis. At di pwede yan magkumunyon sa simbahan. Dahil pag magkumunyon tayo na ganyan ang estado sa buhay natin, mas lalong mataas pa ang ating kasalanan. At ayon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27-28, sino man ang tatanggap sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo na hindi kaaya-aya, yun ang dahilan na unti-unti ay magkasakit kayo at mamatay talaga kayo. So, huwag niyong pahintulutan na magtagal yan. No? Sa kanila, Brad, kaya i-comply ninyo ang requirements. Mga pamangking ko, pinagpakasal ko yun. Magpakasal ka mo? Ay, magpakanada ka mag-aihan. Hindi lang yung papel, yung ano lang. Kasi gusto ko nga ba? Hindi kayo mablisingan. Ay, di. Magpakasal ka talaga kayo. Alam mo, Brad, kasi itong kapatid ko, hindi nila ako sinunawaan. Kasi gusto pa nila dalhin yung mga ano. Kasi kung may meron siya na niya, noon madala, di ba? Kasi gina-apply niya ng mga pamangkin niya ng student. Para makapunta sila doon, kagaya ng anak ng sa akong kapatid kanina. No. Nandun doon siya, aanhin mo lang yun, Brad. Wala yan, yung pera mo. Una, tandaan ninyo ang sinabi ng ating Panginoon. Wala kayong magawa kung wala ako. Dahil bakit, kahit pa, anong gawin ninyo, basta wala kayo sa grasya ng Diyos, may pintuan para matake kayo. Limbawa, may kaso ako, yung kalibin niya, nasa barko. Yung babae naman, siya ang palaging inaatake sa bahay. Napuposes, sabi lang kaya dinala sa office namin.
At nang na-process ko, doon ko nalaman na sa matagal na panahon, may anak na sila, pero live-in lang sila. So sabi ko, dapat isarado ninyo ang bukas sa bahagi ninyo. Di kayo kasal, magpakasal kayo. Pag uwi ng kalibin mo na nasa barko. Oh. Kaya nga hindi ko yung sinatawag noon, sila hindi pa napakasal asawa. So, ikaw ngayon tinatawag na. Sabi ng babae, brother, tinatawanan lang ako ng mister ko. Oh. Wala siyang balak na magpakasal. Kasi huwag niyong patagalin yan. Dahil alam ng demonyo, inaatake na kayo. So ngayon, na normal na yung babae, tinawagan niya ako, brother, tulungan na ako. Yung bahay namin, sa demonyo mo, inaatake yung mano. Kaya pumunta kami doon, binibless namin ang bahay. Okay, na normal na. Ang problema, yung kalibin niya sa barko ang inatake. Mm-hmm. Bigla lang sumakit ang tiyan, ang sakit ng tiyan. Kaya dahil nasa port sila, dinala agad sa ospital. Doon sa ospital namatay. Oh. Sakit lang ang tiyan. Oh. Walang paintings, Brad? Walang paintings. Oh. Sakit lang ang tiyan. Hindi sila kasal. Oh. Sila sa lakasan. Kaya sabi ko, huwag nyo nang patagalin pa. Under attack na kayo. Kaya nga yan ang sabi ko inyo sa sarili ko. Di nyo alam talaga kung may plano kayo sa buhay niyo, mas matalino ang demonyo. Halimbawa, yung ibang mga nag-live-in, mag-iipon muna tayo. Bago tayo magpakasal. Ganyan. Eh, alam ng demonyo yan. Yun pala plano niyo. Bigyan ko kayo ng kasi sakit para yung mga iniipon nyo, magasto nyo. Kaya yung aking second cousin doon sa Hong Kong rin, nakikinig rin. Noon hindi niya pinapansin, nakikinig rin sa inyo. Tapos sa punto por punto. Ngayon, unawaan niya na lahat. Pero yung manuga niya, nag-iisa niyang anak. Yung manuga niya, ayaw kasi nag-doktor na siya. Uuwi naman yung kapatid ko sa pinsan ko sa December. She like it or not. Sabi, pinig niya na siya. Sabi niya, ang babae ayaw. Pero yung anak niya, okay. Kasi nagsisimba, tapos nag-resisim po ng kumunin. Oo. Yun. Yung sila. Pero yung alam man na niya. Madali naman. Ilang taon na kayo nag-live-in? Oh. So dapat i-process din niyo 'yan. At saka ano kailangan mag confession sa brand? Yan talaga. May anak na kayo wala pa? Oh. Walang kwenta rin yung brand pagpunta nila sa ibang bansa pag mga ganyan kasi pasok lang makukuha sila ng pera. Hindi kayo maging mayaman pag mga kanon kasi tama yung sabi. Pero alam niyo, bigyan kayo ng sakit o ano ba diyan. Pag nasa grasya kayo, protected talaga kayo. Paulit-ulit ko itong sineshare. Yung kasama ko sa ministry ng exorcism and deliverance, alam nyo, noong una, involved siya sa drugs. Sugarol siya. Daming mga manok. At daming mga pamanhiin nila. May mga anting-anting. Anting-anting ha. Last Sunday ha, sobra sa Kalabador ha. Nag-surrender. Nakunawa na sila mo, naintindihan nila. At naghihirap talaga sila sa buhay na yan. Tricycle driver lang siya. Yung anak niya, ihatid niya sa paaralan, sakay sa bisikleta. Pero nang na-process sila sa office at sinunod niya, araw-araw nagsimba, buwan-buwan ang umumpisal, gabi, nagro-rosary together family. Alam niyo anong nangyari sa aking kaibigan na napakahirap noon? Siya ang pinakamalaking negosyante sa Misamis Occidental ngayon. Wow. At daming natulungan niya. Simbahan
at daming napaaral niya. Hindi importante kung saan ka pupuntang bansa, kailangan ma-under kayo sa ang kailangan talaga under tayo sa guidance ng Diyos. Yan lagi ginagawa. Di tayo dahil kahit pa ito ang plano ko. Ay, mas matalino pa ang plano ng demonyo. Halimbawa, yung kaso namin, live-in sila, nasa barko ang kanyang live-in. E paano na nakuha yung mga benefits na wala siyang marriage contract? Paano? Sa magulang? Oo. Oh, natural. Yan, sa magulang. Yung hindi niya pinakasalan, baka ayaw rin ang mga sa kanilang pamilya. Dahil iba, may anak na sila. Isa. Kuwawa naman. Oo. E paano na lang yung babae? So, yun talaga, yun ang plano kasi ng demonyo. Ang plano ng demonyo, halimbawa, magpakasal kayo sa huwes, magpakasal kayo sa mayor, daming mga ikinasal ng huwes at mayor ngayon na nagkahiwalay. Pagkatapos naghiwalay, mayroon na namang kinasama ng iba. Dami yan. Pareho ng kapatid ko. Dami yan. Di yan pwedeng maikasal sa simbahan. Hindi. Bakit? Legal pa yung kanilang marriage life dahil nakasal sila sa mayor o nakasal sila sa wis. Pero itong isang kapatid, second brother ko, brother. Kahit ano kapangiridan niya, na bata ang kirida, pero ang asawa martir. Sus, siya sobrang martir. Pinapadalan pa ng pera nang dito pa siya. Sabi ko sa kapatid, sabihan mo yan nung nagpadalan ng pera. Lawa naman ko kaya may diabetes, ganito ganyan. Sus, biro mo yan. Martir talaga yung sister-in-law ko na yan. Sabi ko, huwag mo sabihin ng pera. Sabi ko. Yan talaga ang mangyari pag may mga ninuno na albularyo noon. Magkawata-kwata. Diyan ko naunawaan. Ang mga nakikinig ako na. Anak, hanggang sa mga apo. Kung hindi nila, hindi sila magsamba, ganun, di ba? Hindi yan mapagpapal. Kaya, huwag niyong patagalin ang ganyang buhay na yan. At habang nagplano kayo, na magpakasal sa simbahan, dapat pigilan niyo yung sarili ninyo. Dahil mabigat ang kasalanan sa premarital sex. Oh. Pigilan niyo ng sarili niyo sa simbahan. Ang payo ng simbahan sa ganyan, dapat di kayo magkatabi. Dapat di kayo nasa isang room. Doon ka lang muna sa mong atindahan. Dahil, no. Pero, yung kasing yung kasing tandaan niyo ha, unang inaatake ng demonyo ang unang mag-asawa, si Adan at si Eva. At iba't iba ang kanyang atake. Dahil, una, bakit yung pag-aasawa ang inaatake niya? Dahil, kung matamaan yung mag-ama, susunod na yung mga anak. Oh. Susunod. Kaya, yun ang sabi sa Bible. Delikado ang mga anak sa mga di kasal hanggang sa ikasampung salinlahe. Kagaya nito okay. Sa amin, brother. Bakit hindi kayo nakasal o nag-live-in kayo? Bakit? Ganon. Tingnan nyo sa mga ninuno ninyo. Wala bang gumagawa ng ganyan? Meron. So, nakapanunod kayo. Yung spirit ng mga gumagawa doon sa inyo, lumipat. At dahil sa inyo lumipat, pinahintulutan ng Diyos para mahinto yan. Kung magpakasal kayo sa simbahan. Yan din naturoan ko. Yan din, nagpakasal sila kasi nag-live-in rin ng general confession para wala nang mag-ano sa mga anak nila. Hindi ba lato? Oo. Oo, yan. Kasi nag-live-in ako sa kanila. Kung gani. Pero ang mga ano nila sa laksang una, mas cleans. Bawat isa sa inyo. Pero alin pagkasal na mo, hindi pa kayo kinakukumpisa ng hanggang niya.
Tinangayo sila advice sa akin. Ito yung na talagang natutukan ko kasi naunawaan ko na yung mga ano natin. Last na lang, Brad, kasi kailangan dapat talaga na masarap mag-winto. Di pa matapos, kung maaari, di pa matapos ang taong ito. Ano ang plano ng tatay mo at tiyahin mo, paano na lang? Kasi ang magulang nyo nagpa-plano at si kapatid ko hindi sila magkasal kahit magpunta pa sa Canada, mag-student visa pa. Kayo ang kwenta yan. Kayo ang magiging kawawa. Magsikap kayo, ipakita nyo. Punta kayo sa Canada, magtrabaho, mag-aral. So kung mamuhay kayo na nasa state of grace, susunod na yun ang grasya. Kahit anong gawin nyo, basta susunod na yun. Under kayo sa grasya ng Panginoon. Last na lang, Brad, kasi mag-ano ka. Basta, yun lang, gawin niyo. Huwag niyong pahintulutan yan. May tanong. Ay, malayo pa ang alas 4. Yes! Brad, ang ano anak na pinsan ko, anak ng pinsan ko, ano? Ang anak ng pinsan ko, may kasama siya na kasal sa Aglipay, kasal sa Romano, kasal sa Wish. Paano yun? Kasi 17 years old pa lang siya, kinasal sa Wish. Pag noong, ano na siya, noong legal na siya 19, sa, kasi mga Aglipay yung lolo niya. Nakasal sa Aglipay? Oo. Tapos, 25, kinasal siya saan? Sa simbahan? Sa simbahan Katoliko. Simurat? Kinasal siya sa ano, military wedding, di ba? Sa simbahang Katoliko. Oo, basta tapos. Okay, yung sa simbahang Katoliko, ang balin. Oo. Pero Brad, nung nagpunta yung anak ng ano ko doon kasi, siyempre, ginano lang ng magulang niya, ginmax, kasi 17 years old lang siya. Arranged marriage lang. Army yung lalaki. Tapos doon ang ano, actually taga-Atlas din. Doon naka-assign. Tapos naka-assign siya doon. Tapos parang sabi ng mga ano, kamag-anak niya, eh yan lang. Rito ba? Eh mag-asawa pa yun ng asawa ng yung anak mo ng iba. Magtiis pa yun. Ito na lang. Pinakasal siya si Biden Yesul. Pero wala siyang naramdaman kasi parang may edad na ang lalaki tapos hindi ang lalaki parang lambing-lambing ba? Na simple siguro kasi may edad na siya, di ba? Naghahanap siya yung anak ng pinsan ko, nagpunta doon, nagsama siya sa pinsan ko, nagrelasyon sila. Hanggang ngayon tatlo na yung anak. Ano magawa niya? Nagtabay. Sabi ko, punta ka sa kanon lawyer. Problema 'yan. Kasi may problema, malaking problema. Kanon lawyer ang pero yung asawa niya, Brad, ipermahan niya rin daw, ipag-let her go na. Pero ang kanon lawyer pa rin na mag-desisyon niya. Di yan basta-basta na pipirma lang siya, okay na. Tingnan talaga kung pa yan, eh. Valid ba yung marriage nila, di ba valid, batay sa mga. At ito tandaan ninyo, kahit pa na ikasal kayo sa simbahan, meaning, nasa proper disposition kayo sa morality, kahit pa nag-ikasal kayo sa simbahan, pero gumagamit kayo ng contraceptives, mabigat na kasalanan yan. Dahil, marriage life must always open for in your life. So, hindi ibig sabihin din na, ibig ba sabihin na, dahil open tayo sa bagong buhay, magpaanak na lang tayo ng marami na hindi tayo makapakain at hindi tayo makapagpaaral? Hindi. Meron tayong natural method of family planning. Ano yung natural method of family planning? Yung calendar method. O, ano yung calendar method? Hindi yung calendar ang ibanig. Oo, gawin ibanig. Ang calendar method. May formula yan. Anong formula sa calendar method? Basta basa, bata. So, ano ibig sabihin? Kung basa, ibig sabihin fertile. Kung hindi pa kayo
gustong magkaroon ng bagong buhay, dapat may pag-uusap sa mag-asawa at may pagpipigil sa sarili. Dapat yon ang gawin. Di pwedeng gagamit ng contraceptives. At hindi lang contraceptives, even withdrawal. Mabigat yan ang kasalanan. Sa amin talaga, kahit na walang ginagamit, di, mga nakakilay lang, gagawin mo pa mag-release ka. Natural method of family planning. Bakit? Ang paggamit ng contraceptives against the natural law. Ano yung natural law? Halimbawa, sa pagkain, may natural law. Anong natural law sa pagkain? Masarap ang pagkain. Eh, sino bang tutol diyan na kakain ka dahil masarap ang pagkain? Eh, natural law yan. Pero anong purpose ng pagkain? Kumain ka, kakain ka dahil gusto mong i-preserve ang buhay mo. That's natural law. Ganon din ang pagtatalik ng mag-asawa na kasal sa simbahan. Tulad sa pagkain, masarap. Eh, walang totoo diyan. Walang totoo diyan. Pero, the primary purpose sa pagtatalik, kung sa pagkain, i-preserve mo ang buhay mo. Sa pagtatalik, i-preserve mo ang buhay ng mga ninuno mo. Yun ang purpose. At kung hindi ka pa handa yung mga mag-asawa, dapat may pag-uusap. Pero ang problema, kasi yung mga lasinggero, dahil yung mga babae, sabi nila, magalit o ano, yung mga lasinggero, kaya nga, sabi sa Bible, di makapasok sa langit yung mga lasinggero. Yan ang friends ng mga, ano, mga sulpots. No. So, yun talaga. No? Hindi sapat lang na ikasal tayo sa simbahan. Dapat talaga, kahit na ikasal sa simbahan, di gagamit ng contraceptives. Sa kalendar dito, may band sa ano pagkakit yung natural method. Yung natural method, formula lang yan. Yung sinabi ko, basta-basa, bata. Ibig sabihin, merong pag-uusap talaga, may pagpipigil sa sarili. Amin, wala pigil-pigil, wala mangyatubuntis mo. Jesus, 5 years, hindi pa, 4 years, hindi pa ako nabuntis. Sabi ko, hindi ka nabuntis. Sabi ko, ayaw ko, sabi tinuruan, itaas mo yung sa ulan mo. At hindi ka muna magbangon, asos. Mga 1 year after 1 year, nagbata, nagbusong. Sa Rogreta kay Castrudoy, yan talaga masari, guro sa lahi, guli pina. Platon, nagro diporsyon. Hindi. Hindi pa? Dapat, bisan mapasar pa, dapat nasunog yung sila sa layi sa simbahan. Oh. Sa kanon lugid sa bahay. Well, kanon lawyer. Noy, ano eh, nakasal siya sa simbahan. So, bisan divorce sa da, hindi man na siya gapon tungod sa simbahan. Hindi, yan inaalaw ng simbahan. Hindi lahat na legal ay moral. Actually, yung same-sex marriage, di pa rin yan alaw. Di pa yun. Yeah, pero yung same-sex marriage ay isa din sa atake ng demonyo. Filipino kasi. Bakit atake yan ng demonyo? Ang demonyo kasi, mga anghel yan, di nila matanggap na sila anghel. Para sa kanila, mga Diyos sila. At yung damdamin na yan, na mga Diyos sila, gusto nilang ibahagi sa tao. Sa anong paraan? Kung ikaw ay lalaki, ilagay niya sa isipan, hindi ka lalaki, babae ka. Kung ikaw na may babae, hindi ka babae, lalaki ka. Paano, brother? Kung bata ka sa do action na brother? Ganun lang talaga. Part na yan. Paano na makuha? Ay. Bata ang struggle. Oo. So, may mga kaso kami na deliverance ganyan dahil talagang demonic talaga yan. Oo. Part yan sa attack. So, mayroong kaso ako na maganda siya na babae na napusis at deliverance ko.
na, naging pulisya. Maganda siya babae. Pero, sa interview ko, dun ko nalaman, tumboy pala siya. Sabi niya, brother, may kalibin. Pero yung panamit niya babae. Oh, babae. Di, maganda talaga siya. Pero sabi niya, may kalibin ako, brother. Oh, sabi ko na, iwanan mo talaga yan. Dahil kung di mo matanggap na babae ka, you are living in the world of fantasy. No. So, hindi ka magsana all. Nag-wish ka naman. Sabi mo, fantasy is good in die. Yung maralig mo na yan, hindi ka mag-wish. Sana all daw. Kailangan nga nung deliverance ka pa, naging dugay. Sinakita ko, mamatay ka dyan. Ang dahil din ang marriage, yung tingin ko mag di ba ang anal niya? Kung naanal sa simbahan ng marriage, pwede siya mag-asawa ng iba. Oh, sa dahil, simbahan, na, sa simbahan, ha? Oh, dahil na diik laras siya na there was no valid marriage at the first moment. Narinig mo kailan? Ha? Kung sa lawyer, kailangan pa yung idaan sa simbahan. Meron tayong ecclesiastical court to, to determine. No. And we have also a case like that. So, ang lalaki nagpa-process, nagpa-bullying sa ano, salmon. Then, by the grace of God, kasal na sila sa simbahan. But, ang case is, kinahanglan gyapon nga i-process sa legal. So, bali ang nauna, nga process sa simbahan. Then, after that, they will process as ano naman sa legalities ang sa ato ng Pilipinas. And pero kasal na sila sa simbahan. Ang kinala na i-follow up na lang yung ilang civil wedding. Magkasal na sa simbahan pero hanggang ipasa yung papel sa loob. Hindi pwede kayo magpakasal dahil nga ano. Ang tawag secret marriage sa simbahan. That's the process na ginawa sa kanila, nagpa-secret marriage sila. Pero hindi pwede nilabas ang kanilang marriage contract because hindi pa yun na legal na ano na annul yung ano. Oh, may process ang simbahan yan. Secret marriage, ikinasal na kayo. Secret marriage. Oh, itinago muna yung dokumento. Pero nagsabi si Monsignor, hindi sila pwede. Pero yung anak ng kapatid ko kanina, kasi may anak ng sila dalawa, pinapromise sila ni Father na gin-bless siya bago siya umalis papuntang Galata. Sabi ko, hindi na kayo nagsasama. Tawagan ko lang si Father Junik na nanuyo. General confession. I remember. So, huwag niyo nang pabuti na huwag niyo nang pabuti na matapos ang taong ito. Buliganda ka mo sa kay Father John Nick niya kay lawyer. Di na kailangan yung magsuot pa kayo na. Ang importante una may pari na nagkasal sa inyo. May dalang uwang witnesses, ninong at ninang. Oo. At kayo na nagkasundo magpakasal. Sapat na 'yan. Yeah. Yan yung nangyari sa natay sa doon sa tinulungan namin. Noong December, every dalawang beses nagpakasal kasi naano ako, na nagsimba ako. Mm. Ilang lang witness na, apat, dalawa. Tapos kasal okay na. Nakadamit na sila ng puti. Okay na. Kahit din na magdamit ng puti. Eh, kung mayroon man lang siguro. Okay rin. Pero pag wala, kahit ano na. Hindi naman sa necessary yun na magdamit ka ng puti. Eh, necessary na dalhin mo yung asawa mo, magpaksal kayo. Okay, that's sabi ko, hindi man siya necessary. Pero kung magpakasal man kayo ng tulad sa... Trahe, pwede rin. Okay rin. Pero ang gastos. Gastos lang. Kaya huwag na sila magpakasal. Sa umaga na lang, walang gastos. Wala pa lang tao nagpakasal kayo kasi 6 o'clock yung kasal dyan. Ilang bisis ako nung December, 3 may kasal dyan. Yung isa nakikinig sa punto po punto. Yung lalaki taga Maynila kasi matagal niya ako sinasabi. Dami talaga nakikinig sa nagpakasal. Na nagpakasal. Dami talaga. Isa na yung kasama natin, di ba? Kasal na. Oo. Mahirap pa na pag hindi ka na kasal.
Oo. Kasi naano din namin nararamdaman din namin hindi kami makapag-ipon, hindi kami makapag-ipon. Friend kita sa FB? Tsaka, sa GC, di ba na dati may ano ko tayo, may GC? Oo, sa Glimmer. Mag-ano ka, kung ano nagsabi ko sa iyo, naranasan mo na, ha? Hmm. Ngayon, hindi ako nagsabi sa kanya. Kahit maraming opportunity na binibigay sa akin, mga katulad ng mga trabaho, mga bagong opening ng mga company, gano'n pa rin. Pero hindi umuundad yun. Dahil may mga pintuan. Kaya nga, parang may butas yung ano namin, yung relasyon. Dito may butas ang bulsa, kaya nga, kadalasa, karamihan, tingnan nyo ang paligid. Bakit daming mga tao na grabe ang paghihirap ngayon at ang iba ay nagkasakit na, bakit ganon? Nagsimba naman yan, nabinyaga naman yan, bakit parang di nila ma-experience ang grasya ng Diyos? Dahil kung binibigyan tayo ng halimbawa ng kinde at kinain ninyo pati na ang balot sa kinde, di niyo talaga maramdaman. Ang sarap ng kinde, kinain niyo pati balot. Ha? Tanggalin niyo na yung balot para maramdaman niyo ang lasa. Ano punto niyan? Bakit di natin maramdaman ang blessing ng Diyos? Dahil may nakabalot sa buhay natin. Yung mga kasalanan at iba pang mga pamanhin. Tanggalin niyo muna na yung balot. Hindi mo na ba tiyan? Ito blood of sinanan. Malasahan niyo ang grasya ng Diyos. Kasi kung kita pero mo kung spiritual, mas unang, may kasal. Hindi ka maan mo. Hindi ka maan kung hindi ka mo upisa. Kaya no way ka ba't kung ano yung mga hindi ka mo upisa. Doon yung direksyon niya. Pero kung lain mo kasal doon mo, iblado, amul rin. Guided ka na. Oo, guided ka na. Pero kung ano ay... Ano ay mo tayo? Hindi ka kamahan kung hindi ka upisa. Pero kung nakasal mo ikaw, doon may ano rin ikaw kung hindi ka maamulin mo. Una, yung best tip lang. Oo. Yung experience daw tayo na hindi pa sila kasal, parang hindi niya alam kung saan yung direction ng buhay niya, hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero nung after the wedding, after the kasal sa simbahan, nagkaroon na ng direction, guided na sila, flowing na lang lahat. Everything is in order. Balik lang dyan naman, interview ako. Naging maaliwalas. Minsan lang ito. Oo nga, yes. Thank you so much. Sabi ni Brother Glenn Luzon, Tay, ganda magganito bro Romel kahit walang tulugan.
Kasadya sa inyo, bro, Romel. Si bro, ano, Glenn. Pag-greet kita, Tywin din. Tywin din, si Glenn Luzon. Kasama natin si Glenn Luzon. Bro, Glenn, kumusta kayo dyan sa General Santos City? No. Kasadya sa inyo, bro. Ash. Okay. So, yun. Isali ko yun sa panalangin. Tandaan nyo yan, ha? Na sana di pa matapos ang taong ito. Yayakap na kayo sa sakramento ng matrimonyo sa simbahan. Yun ay para sa inyo, sa inyong kapakanan. Mm-hmm. At kapanak ka na ng kaluluwa niyo. Mm-hmm. At sa mga saling lahi na niyo. Matan yung duwa. Kasi lagi makulitindi. Ito matransin. Di mo inday na intindihan mo ron kung ano yung himoon mo magkumpisar ka. Lista mo, halin niya sa lak mo pag sabat mo kay mama mo. Parang kita na sabat ka na yung kumpisar ka. Ako ganun mag-away kami at banak kumakin sa bata. Ako na kumpisar ko lang. Tuhod. Makuha gani niya. Tuta na yung pare nagsabi sa ako. Every tuhod sa puno nag-umpisar. Sabi niya, it's always happened that. Hindi na mo yan, hindi na kung kumpisal sa kanya. Doon ako kumpisal sa Indian at saka sa Amerikano. Maganda tayo na magbigay si Parang Jig, Greg, taga-Canada. Pero ang mga Chinese, hindi sila ano, hindi silang lahat. Siguro makakumpisal kasi isang taong ganun. No, hindi sila wala. Kahit ano, hindi sila nag-a-announce sa sima. Unlike sa mga divine. Iba talaga yung divine mercy. Sa divine mercy. Tay, anong masasabi mo dyan tungkol sa confession? Yung may confession box at sa walang confession box. Ano ba yung dapat merong confession box o walang confession box? Sa aking opinion, mas mabuti talaga na merong confession box sa akin. At yun ang wisdom ng simbahan. Bakit? Halimbawa, ako ay nagsisimba palagi, pero may sikreto akong kalaguyo. Sumakabilang bahay ako. Ngayon, kilala ko yung pare na yan. Mabigat ang kasalanan ko. Paano ko sabihin sa kanya ang mabigat na kasalanan na ikinahiya ko sa harap niya mismo? Kaya makakatulong yung confession box. Pares tayo ng opinion kasi baka yung iba sa kanila ay nahihiyang mag-confess na face-to-face. Pero so, ako, palagi naman ako nag kumpisan sa pare, face-to-face talaga. Pero para sa akin, at makakatulong yan, dahil hindi naman lahat ng tao pareho sa atin. Yes, yes. Merong mga tao na may mga mabigat na kasalanan na ayaw nilang sabihin sa pare dahil nahihiya sila sabihin kaharap nila yan. So kaya makakatulong yung confessional box. Pero noon kasi bagong lockdown, na nag-lockdown, kailangan harapan kayo. Sa likod kami nag-away na contact yung mag-podcast face-to-face. Pero noong okay na sa confessional box na. Pero pag doon ako pupunta sa St. Francis, harapan talaga kasi hindi ang misa doon sa church kasi Chinese doon sa hall dahil nga nag-open doon yung community ng Legion of Mary. So yung nag-open doon, yung kaibigan kong galing sa St. Teresa Church, kasi marami naman sila doon. Kasi yung St. Francis, walang English. Kaya marami na nagsimba na nandoon banda sa San Shoko. Kasi doon kasi may simbahan ng GIL eh. Kaya marami na nahatak ang GIL. Mga Katoliko. Oh, dahil ang dami mga Katoliko na walang alam sa ating pananampalataya. Kaya nalangit sila mahikayat sa ibang pananampalataya. Kaya lagi akong may rosary, guide rosary, may OFW prayer book. Kasi pag makita ko yan, sis, marunong ka mag-ano. Kaya lagi ako nagbibili sa online, pag-publish sa online kay Father Darwin, para kung willing siya, bigyan ko siya. Pero kung hindi siya willing, hindi ko rin bigyan.
Tapos kaya, kaya bumibili ako tuwing uwi ko kasi kung sino yung willing, yan ang binibigay ko. Tayo may tanong dito si Brother Glenn, nagpapatanong daw. Nagpakasal sila sa Aglipayan, lilipat sila sa Catholic, valid ba daw ang kasal nila? Well, kailangan siya na muling i-ilibit na sa sakramental sa simbahan. So makipagkita lang sila sa parish priest. Sabihin nila kung nanakasal sila sa Aglipayan para mailibit sa sakramental sa simbahan. Kasi nangyari din ito sa amin tayo. Yung ginawa ng pare talaga, ikinasal muli. No. Kinasal talaga silang muli. Katulog na si Pano. Si Pano. Katulog na si Tatay Windel. Bala na. Tingog. Okay. Pag si Tatay Windel hindi na nagsalita, ibig sabihin tulog na yan. Okay. Mag-rest and peace na tayo. Sige, Tay. Thank pero, you. Mas maganda siguro yung rest and peace natin ay may prayer mo. So, ulitin ko mga kapatid, no, na ang kaligtasan natin, pre, walang bayad. Mangungumpisal tayo, pre, walang bayad. Magsimba tayo, pre, walang bayad. Pero kung maninegarilyo tayo, may bayad. Maglalasing tayo, may bayad. Magsugal tayo, may bayad yan. Dahil pagpunta tayo yung bulangan, ano tawag yan? Sabungan. Sabungan. Eh, may entrance o mano. Bayad pa rin. May bayad pa rin. Kapusta ka, may bayad pa rin. May bayad. Mambabae ka, may bayad. Manlalaki ka, may bayad. Ano punto dito? Di napansin ng karamihan. Ang daming magbabayad makapunta sa impyerno samantalang free ang kaligtasan natin. Kaya pagsikapan natin na di matalo ang ating kaluluwa sa digmaang espiritual na ito. Dahil ang ating espiritual na digmaan hanggang sa uling bahagi ng ating buhay. Kaya sa rosary, sinasabi, pray for us sinners, now and the hour of our death. So, mag-prayer na tayo. Final blessing na kami, Brother Wendell, kasi nag-alala ko sa iyo. Mag-PI pa tayo. Alas. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O August Queen and Our Lady of Angels, who received from God the power and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions, which St. Michael the Archangel said, so that under your orders they may chase the demons, combat them everywhere and repress their boldness, and drive them back into the abyss. Who is like God? O God and tender Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us, and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guard us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father, thank you for your time for us. We are so lucky that we...